Okay? So, legal ethics tayo. And okay, for the next 4 hours today and 4 hours tomorrow, we'll be together discussing legal ethics. So, again, pagkatumingin kayo dyan at gumagalaw daw yan, the one looking at that picture is under stress. And hopefully, hindi gumagalaw sa inyo. No? Kasi the faster they move, the higher is your level of stress. Okay. So, another visual exercise. So, what do you see? Rabbit or a duck? Siguro dahil ang pag-aaralan natin ay ethics, baka nakita nyo yung itik dyan. Okay. So, it depends on how you look at it. Anyway, so we are done with the lawyer's prayer last time. For those who are with us during labor standards. So, alam nyo na ito. And of course, alam nyo na rin yan. Sabi ni Oscar Wilde, when I was young, I thought that money was the most important thing in life. But now that I am old, I know that it is. Okay. Sabi naman ni Margaret Thatcher, it's not the creation of wealth that is wrong. But the love of money for its own sake. That's why sabi sa Bible in 1 Timothy chapter 6 verse 10, the love of money is the root of all evils. So it's not money in itself, but man's love for money. Alam nyo, in my experience teaching legal ethics, both in the bar review and the law school at saka sa MCLE, in the cases for disciplinary sanction against lawyer, dalawang bagay lang ang pinagsisimulaan ng ikinaka-problema ng lawyers. Pareho nagsisimula sa letter P. Yung isa pera at yung isa puri daw. Okay? So sabi ni Joseph Story, the law is a jealous mistress and requires a long and constant courtship. Okay. So, in taking the bar exam in legal ethics, these are the things that you should not forget. Number one, memorize the lawyer's oath. I have always been telling my students, do not go to the bar examination room for the last Sunday, particularly in the afternoon, unless you have memorized the lawyer's oath. Why? That is your default weapon. In fact, the most effective weapon. Kasi pag hindi nyo na alam ang isasagot, you'll just return to the lawyer's oath. And if the action of the lawyer in the case would violate his oath, then he should be disciplined. Okay? So memorize. That's the only time that I am telling my students and I'm telling you to memorize. Memorize the lawyer's oath. And second, in case of doubt, disbar or suspend the lawyer. Only for purposes of the bar exam, no? Saka na kayo dumipensa pag sa tunay na buhay. But for legal ethics bar examination, in case of doubt, disbar or suspend the lawyer dun sa exam. Huh? Why? Do not defend the lawyer unless you have a valid defense. Meaning valid defense, hindi niya talaga ginawa or may dahilan siya at yung dahilan niya ay legal. Okay? So do not forget these things and that will carry you through in your bar exam, at least for legal ethics. Okay. Now, what is ethics? Sabi diyan, ethics is derived from the ancient Greek word, ethikos, meaning relating to one's character. At yan yung ethos, no? Na ibig sabihin character or moral in nature. Now, diyan nagsimula yung Latin na ethica. At later on sa French, ethic. And later on, English na ethics. So yan ang iba't ibang rendition of the word ethics. Okay? So, ethics seeks to resolve the questions of human morality. And by defining concepts such as good and evil, good and evil lang naman yan, right and wrong, virtue and vice, justice and crime. Okay? So yan ang issue sa ethics. No? Now what about morality? It's derived from the Latin word moralis, meaning manner, character, or appropriate behavior. So morality can be a body of standard. It is the distinction between right and wrong. Well, so yan. Goodness or rightness. Yan lang naman yan eh. Kaya ang sabi ni Thomas de Aquinas, St. Thomas, the first rule of morality is do what is good, avoid what is evil. So ganun lang kasimple, di ba? Do what is good, avoid what is evil.
At babalikan na naman natin yung ating issue last time na kung si Eva at si Adan sana ay ginawa ang tama, yung inutos sa kanila, hindi sila nagkamali. No? So, in our lives, whether as an individual, an ordinary person, or a lawyer, always remember the first rule of morality and you'll never go wrong. Do what is good, avoid what is evil. Now, the problem is, who defines what is good and what is evil? Okay? So that's the reason why we have legal ethics. So that we would be guided as lawyers. It is the embodiment of all the principles of morality and refinement. Yan ang sabi ni Justice Malcolm. That should govern the conduct of every member of the bar. Okay? Sooner, you'll be members of the bar and you should be governed by the principles of legal ethics. Where can we find legal ethics in our country? It is embodied in our constitution, of course. The rules of court, the CPR, Code of Professional Responsibility, decisions of the Supreme Court, jurisprudence. And do not forget moral laws, no? And special laws. Now, legal ethics is bound by a fourfold relations. So kapag kayo ay naging abogado, governed kayo by legal ethics, at meron dapat kayong apat na karelasyon. Ano yun? The lawyer and the courts. Why? We'll discuss them later on. Huh? The lawyer and his client. Siyempre, kawawa naman kapag ka-lawyer ka, wala kang kliyente. No? Then of course, the lawyer and the bar. And the lawyer and the public. So remember these four relationships. Huh? The lawyer and the court, the lawyer and the client, the lawyer and the bar, and the lawyer and the public. Now, yan ang sinasabi ng Korte Suprema. That the much is demanded from those who engage in the practice of law. Because they have a duty, yung relasyon na yun, that would also give you duty. Duty to your client, duty to the court, duty to the bar, and duty to the public. Okay? So yan yung sabi ng Korte Suprema. Now, ang sabi naman sa Bible, Gospel of Luke 12:48, from everyone who has been given much, much will be demanded. And from the one who has been entrusted with much, much more will be asked. In other words, to whom much is given, much is required. Eh kung ayaw niyong matanda na itong Luke na ito, ano? So doon tayo sa medyo bago. Ang sabi ni Uncle Ben, kay Peter Parker, no? Ayan, kay Spider-Man. With great power comes great responsibility. Ay tama naman. So ano kinalaman nito dito? Eh kasi bilang mga abogado, malaki ang inyong responsibility. Eh? Malaki ang expectation sa atin. As a lawyer, you should be a beacon of righteousness and conscientious conduct. Hala, a lawyer lang ko kami, hindi ko kami santo. As a molder of minds, especially ito ay isang professor sa College of Law, ha? As a molder of minds of soon to be lawyers, he should guide his students to behave and act in a manner consistent with the lofty standards of the legal profession. So instead of doing that, the professor abused his position of authority, creating an offensive, uncomfortable atmosphere in school. So, kung alam niyo itong kasong ito, no, yung professor ay a lawyer, ay sinuspindi from the practice of law for 5 years and was prevented from teaching in any law school all over the country for 10 years. Why? Kinasuhan siya ng sexual harassment ng mga estudyante niya. Okay. So bakit mahalaga ang ethics sa buhay ng mga abogado, sa buhay nating lahat, no? Mahalaga daw ang ethics kasi number one, teka, dali lang ibaba natin ito. It's important because they are the basis for the rules of behavior. Diba? Of the profession. And without an ethical yardstick, it is impossible to set standards that will regulate the exercise of the profession and distinguish the professional from the amateur, from the true lawyer from a quack lawyer. Kasi may tayo na quack doctor. Eh di siguro meron din quack lawyers, di ba? Okay. Now, ano ba ang sabi dito? Okay. So, ang lawyer, according to Black's Law Dictionary, let me just manipulate this, is a person
learned in the law as an attorney, a counsel, or solicitor. Iba't ibang mga title, but they are all lawyers, no? So pagka ikaw ay lawyer, you apply the principles of law. You apply legal theories. You solve specific or individualized problems. Kaya minsan may mga kliyente na, ito ho na experience namin. Dapat hindi pare-pareho eh. Kahit na na-experience mo yan, depende sa sitwasyon, magkaiba ang maaring applicable na batas. Di ba? Kasi may mga kliyente tayo na porke naka-appear sa korte once, akala mo alam na nilan lahat. Okay? So in the case of Cuanco versus Palma, ang sabi ng Korte Suprema, of all classes and professions, the lawyer is most sacredly bound to uphold the law. Kaya napaka-unlikely na ang abogado ay lalabag sa batas. Because lawyers are supposed to be the guardians of the law. Diba? Okay. So, therefore, okay. Where are you? Ayan, wala. Therefore, it must be stressed that the law profession does not prescribe a dichotomy of standards among its members. So in other words, the lawyer may be disciplined for his actions, both public and private, because the lawyer thou cannot divide his personality as to be an attorney at one time and a mere citizen at another. So hindi po pwede yun, ano? Okay. In the 2018 bar examination, ang tanong dito, sabi, the lawyer's oath is a source of lawyer's obligation and its violation is a ground for lawyer suspension, disbarment, or other disciplinary action. So, ang saya, di ba? Sabi ko sa inyo kanina, memorize the lawyer's oath. So, if you took the 2018 bar exam without stating your name and other circumstances, ayan, write the lawyer's oath. So, if you know the lawyer's oath, then you have 5 points already. Diba? So, napakadali. Okay. So, eto na yung lawyer's oath. Eh? O, kailangan ba nating i-recite? E, pag ni-recite ninyo yun, edi abogado na kayo. Kaya lang dapat sa harapan ng mga justices ng Supreme Court. Ano? Okay. So, I state your name. O, don't say state your name. Do solemnly swear. E, paano kung di ka naniniwala sa Diyos? E, you just say affirm. Ha? That I will maintain allegiance to the Republic of the Philippines. Memorize these lines. I will support its constitution and obey the laws as well as the legal orders of the duly constituted authorities therein. At itong malupit, I will do no falsehood. So lawyers have no business doing falsehood, doing the wrong thing. Ayan, teka muna. Kung gagawin natin lahat to, baka nauna pa tayo naging santo kay St. Pedro Calungsod, ano? Nor consent to the doing of any in court. Naku, bakit ang daming gumagawa ng ganyan sa korte pa man din? And I will not wittingly nor willingly promote or sue any groundless, false, or unlawful suit, nor give aid nor consent to the same. Eh, pagka may lumapit na kliyente, ay, demanda natin yan. Huwag ganoon. Diba? Kasi sabi diyan, I will not promote or sue any groundless, false, or unlawful suit. Diba? Okay. Now, I will delay no man for money or malice. Yan, diyan nagkakatalo minsan. Eh, diba? Kaya maraming mga Pilipino takot kumuha ng serbisyo ng abogado kasi para sa kanila, magastos ang pagkuha ng abogado. Ha? Pero ang sabi ng ating oath, I will delay no man for money or malice and will conduct myself as a lawyer according to the best of my knowledge and discretion with all good fidelity as well to the courts as to my clients. So nandiyan na makikita nyo yung iba't ibang relationship between the lawyer, no, and the public, the bar, etc. And of course, I impose upon myself this voluntary obligation. Eh, voluntary pala, eh bakit ini-impose, di ba? Without any mental reservation or purpose of evasion, so help me God. Now, if you don't believe in God, you can omit the last line. Huh? That is only for those who believe in God.
Okay. Kasi chances are there might be people who might become lawyers yet you do not, they do not believe in God. Di ba? So based on this oath, sabi ng Korte Suprema in that case of Attorney Villalon, all lawyers must bear in mind that their oaths are neither mere words nor an empty formality. When they take their oath, as lawyers, they dedicate their lives to the pursuit of justice. They accept the sacred trust to uphold the laws of the land. Okay? So, need I say more? Self-explanatory, di ba? Pag lawyer ka, wala kang karapatan gumawa ng mali. OMG. Ang hirap naman yan. That's why sabi ng Korte Suprema in that case of Attorney Argusino, alam niyo naman yata ang inkasong yan, we stress to him that the lawyer's oath is not a mere ceremony or formality for practicing law. Hindi lang itataas mo yung kamay mo, you recite the oath, okay ka na. Hindi. Every lawyer should at all times weigh his actions according to the sworn promises he makes when taking the lawyer's oath. So wag paasa. Kasi pag paasa ka, maraming nagkakasakit. At ang sakit daw ho ay UTI. Alam nyo na yon. Okay? In the case of Attorney Saison naman, the lawyers who violate their oath and engage in deceitful conduct have no place in the legal profession. So, what are the classifications of the duties of a lawyer? Number one, meron daw siyang tinatawag na... So, ito, public duty. Okay? Ito yung obligation to obey the law. Aid in the administration of justice. Well, as we go along, we'll be discussing all of them. Yeah? Uphold the honor and the dignity of the court. Respect the authority. Because according to the court, we have a duty to public service and the administration of justice. Why? For so many times, ang sabi ng Korte Suprema, the practice of law is a noble calling. And the byproduct, emolument is just a byproduct. So pag-usapan natin mamaya yan. Ha? Kasi hindi itinuturo sa atin paano mangulekta ng attorney's fee sa law school. That's one thing daw na dapat ituro. No, because if you teach that in the College of Law, how to collect money from your clients, well, you are now making law as a money-making machine. That is not supposed to be the case. Okay? So in the case of Attorney Bernardo, the duty to public service and the administration of justice should be the primary consideration of lawyers. It's not money-making, but the administration of justice, public service. Okay, pero hindi naman masamang yumaman ng abogado, hindi ba? Okay, lawyers are bound to maintain not only high standard of legal proficiency. Alam nyo, pagka nakagraduate ka sa law school, malaki na ang kalamangan mo sa iba eh. Di ba? Because not everyone can do that. Then, you took the bar and you pass, much more na malaki ang kalamangan mo dahil lawyer ka. So expected na alam mo ang batas, but that is not enough. Ang sabi ng korte, a high standard of morality, honesty, integrity, and fair dealing. Why? The public eye is always focused on us. Di ba? At kailangan tinitingnan ka palagi. Nasabihin, lawyer pa naman. Oh, di ba? That's why a lawyer may be disciplined for misbehavior committed both in his public or private life. Okay. So private duty, you have the obligation to faithfully, honestly, and conscientiously represent the interest of your client. Huh? You represent, you defend the rights of your client. You do not defend your client. Magkaiba yon. Kasi if you are defending your client rightly or wrongly, you would defend him. But if you are defending his rights, you are limited up to his rights. Kasi pag hindi niya nakarapatan yun, hindi mo na dapat i-depensa yun. Diba? Yan minsan nakakalimutan sa marami nating kasamahan sa profesyon. Na pag may kliyente ka, pinipersonal. Na kahit na mali na ang ginagawa ng kliyente, sige lang, kasi kliyente ko yan. Wrong. Okay. Now, lawyers should not neglect legal matters entrusted to them. Diba? Pag tinanggap mo ang kaso, you attend to the case faithfully and conscientiously. Do not neglect your client. Huh? Be faithful
to the cause of your client, not to your client. Masyado, iba naman yun. Then, personal duty. What you owe to yourself. Diba? So when you become lawyers, make sure that you appear good. Kasi you look good. Dahil yun ang binabayaran sa atin, appearance fee. So if you don't look good, paano ka babayaran ng malaki? Diba? So both professional and personal conduct must be kept beyond reproach and above suspicion. Just like Caesar's wife. That's above suspicion. Diba? He is required not only in fact to be possessed of good moral character, but also to be perceived to be leading a life in accordance with the highest moral standards of the community. His conduct should be characterized by candor, competence, and fairness. So, paulit-ulit na sinasabi ng korte yan. That we are the instruments in the administration of justice. So, yun daw, morality, honesty, integrity, fair dealing. Teka muna, qualities ng mga santo daw ito. So, naging lawyer ka at ginawa mo, magiging santo ka, ha? Tulad ni St. Thomas More, the patron saint of the lawyers, ha? Okay, so bakit kailangan natin ganun? Kasi the people's trust and confidence in the judicial system must be ensured. Now, kapag ka nag-misbehave yung members of the bar, members of the bench, then the public's trust would be eroded. So dapat disiplinahin daw yung mga yan, whether in public or private capacity. Ha? Take note that the lawyer's action, ha, will be evaluated whether he did that in his public or private capacity, he should be disciplined kung ito ay against the code of ethics. Okay, so yun yung balikan natin yung fourfold duties of the lawyer. You have the duty to the court, respect and defend the court against criticism. Alam nyo, even if you don't, if you know the judge that he's not honorable, when addressing him, you should all address him as your honor for as long as he occupies that bench. Kaya kung sa tingin mo, may kaso at may ebidensya ka para siya ay ma-unseat, ha? Para ma-discipline, then file a case. Saan ba? Ay di doon sa office of the court administrator. You'll be studying that in your judicial ethics. Ha? Okay, but for as long as he is the one occupying the bench, regardless of whether you believe in his honor or not, you address him as your honor. That is your duty to the court. Okay. Then respect the orders of the court. Why? As officers of the court, lawyers are duty-bound to observe and maintain respect due to the courts and other judicial officers. Okay, they are to abstain from offensive or menacing language or behavior. Diba? So dapat refined yung ating language. And must refrain from attributing to a judge motives that are not supported by the records or have no materiality to the case. May mga abogado kasi na pag natalo, ang sinisisi si judge. Diba? Para mag-appear silang pogi sa kliyente nila. Eh, judge kasi nila yung corrupt eh. Eh, huwag namang ganun. Diba? Ayan. And then, of course, duty to the bar. Ha? Remember, we are brothers and sisters in this noble profession of lawyering. So, we are not enemies. Even if you represent conflicting interests, you are not supposed to fight with each other. Bakit? Pareho naman kayong kumita eh. May joke lang. Diba? Pero kayo may bayad. Eh kaya lang, magpersonalin. Ha? May mga abogado kasi na may personal eh. Oh. So your duty to the bar is to deal with fellow lawyers with candor. Being candor, truthful. Huwag magtatago. Fairness, courtesy, and truthfulness. Avoid encroachment on the business of other lawyers. Huwag manunulot, di ba? Kahit sa ang bagay, kahit sa ang relasyon, mahirap yung nanunulot ka ng hindi naman sa yan, may sinusulot yung nang-aagaw. Kanya-kanya yan. Ika nga sa Biblia, render unto Caesar the things which are Caesar's, and to God what is God's. Diba? Uphold the honor of the profession. Okay. Now, the camaraderie of lawyers is not proof of conspiracy. Kasi minsan matapos yung hearing, yung abogado nung magkabilang panig, nung defendant at nung plaintiff, magkaibigan pala.
At nagtatawanan. So nagalit yung mga kliyente. Ay paliwanag sa mga kliyente na ang naglalaban dito kayo. Kami, we're just representing you. Wala kaming personalan. Eh? Ayan. One of the fourfold duties of the lawyer is his duty to the bar. Okay. And the lawyer should treat his opposing counsel as his brethren in the law profession with courtesy, dignity, and civility. Diba? So, they may do as adversaries do in law. Strive mightily, but they eat and drink as friends. Okay? The friendship, however, does not connote conspiracy. Paliwanag? Okay. Now, duty to the client. You have to devote your duty, you have the duty to devote your time and attention to your client. Huh? Pero huwag naman doon sa bahay ng kliyente uuwi. Ibang usapan na yan. Huh? Again, the court is mindful of the lawyer's duty to defend his client's cause with utmost zeal. Diba? Dapat masigasig kayong idinidepensa ang interest ng iyong kliyente. However, professional roles impose limits on the lawyer's zeal and hedge it with necessary restrictions and qualifications. Meaning, you defend your client only up to the point that is lawful. Kung unlawful na, ay huwag nyo nang idepensa. Pagsabihan yung itigil na. Diba? So, the relationship between the lawyer and the client is called fiduciary relationship. Ano bang ibig sabihin nito? It is where one person places complete confidence in another in regard to a particular transaction or one's general affairs or business. So, kaya nga, di ba, pagka in-engage ang ating servisyo, natin, kasi malapit na, ilang tulong nila, may abogado na rin kayo kung matutuloy yung 2021 bar, ha? Kasi marami na namang mga exams ng PRC ang ditinuloy. So, hopefully, matuloy na talaga yung bar exam para best bar ever na ito. Ha? Okay. So, ano ba ang relationship between the client and the attorney? Eh, ito yung complete trust and confidence. Pag in-engage kayo as a lawyer, eh dapat sabihin niya lahat. Wala siya dapat i-withhold. Kasi may mga kliyente na nag-withhold ng facts. At pagka ganyan, walang tiwala sa inyo ang kliyente nyo, iwanan nyo. Diba? Trust is a foundation of good relationship. Kung wala ng trust, ay patay tayo niya. Kailangan nyo ng marami niyang bukas. Okay. So in the case of Freeman versus Reyes, the relationship between attorney and client is highly fiduciary in nature. It is based on trust and confidence. Why? Ipinagkakatiwala sa atin ang ating mga kliyente ang kanilang buhay, kabuhayan, kayamanan, kalayaan, at kung ano-ano pa. Hanggang doon na lang ang dapat ipagkatiwala. Ha? Huwag naman yung puri. Okay. Being such, it requires utmost good faith, loyalty and fidelity, and disinterestedness on the part of the attorney. This is for the protection of your client. Why? Maraming alam ang abogado kung paano pasikot-sikutan ng batas. Diba? Yung kliyente nagtitiwala sa ating mga strategies. Okay. A lawyer shall serve his client with competence, diligence, and never neglect a legal matter entrusted to him. At kapag ka nagkaroon siya ng negligence, he will be liable. Okay. So, and also we have duty to the public. Diba? You are a guardian of due process. We must be ready to give assistance. Okay? At hindi lahat ng trabaho natin ay nag-i-expect tayo ng bayad. Ha? Pag kami nagtanong, ako, palagi akong maraming ganyan. Maraming nagtatanong. Yung mga kaibigan ng kaibigan ng kapatid ko, kaibigan ni ganito, ibabato sa'yo. Okay. Eh, pagka libre naman ako, ay sinasagot ko. No? Pero pag kami mga ganyan, tulad ngayon, maraming mga nakikipag-appointment, ay hindi pwede. May nauna akong lecture, di ba? Kasi puro naman libre yun eh. Okay. Okay. Oh, so lawyers are at all times subject to the watchful eye of the public and community approbation. So therefore, we should live up to the expectation of the public. Di ba? Na upright, hindi gumagawa ng mali. But siguro kung magkakaroon tayo dito ng social experiment, kung tawagin, tanongin natin ang mga ordinaryong Pilipino, ano ba ang tingin nyo sa abogado? Ha? Ano kaya ang lalabas? So yung mga
estudyante ko na magtitesis yan, ina-advise ko eh, gumawa kayo ng survey. Tingnan ninyo ang public perception about lawyering in the country. Ano ba ang perception of a common man of a Filipino lawyer? Siya ba ay matino? Siya ba ay hindi? Diba? Magandang study yan eh. Okay. So in the 2016 bar examination, ito yung number one question. State the duties of a lawyer imposed by the lawyer's oath. Abay, marami palang duty doon. O lima ang hinihingi. O isa-isahin natin. Ha? Hmm. Pagka ganyan, at alam nyo, sabi ko na sa inyo last week, pag alam ninyo ang lahat, eh, dimarkahan nyo, numberan ninyo. Pero pag hindi nyo maisulat, eh, lima yun, eh, apat lang alam nyo, gawin yung paragraph, no? Medyo lakihan ng sulat. Okay. First duty, according to the lawyer's oath, maintain allegiance to the Republic of the Philippines. Right? So what do we mean by that? Ano ba yung allegiance? Edi kapag ka nawala ang iyong allegiance, hindi ka na dapat abogado. That's why kung ikaw ay nagpa-naturalize na sa ibang bansa, you lose your membership in the Philippine Bar. Can you regain that? Well, we'll discuss later on the case of Atty. Dacanay. Okay? Number two. Well, ito na yung jurisprudence dyan, di ba? That lawyers must at all times respect the law. It is to state the obvious na eh, di ba? Okay. Number two, support the Constitution. Eh bakit to yung mga abogado sa Kongreso ay gustong sirain ang Constitution? Ha? At magkakaroon ng Constituent Assembly. Eh ang Constituent Assembly ba ginagawa lamang ng House of Representatives? Hindi ba kasama ang Senado? O di ba? That's a question. You have learned that in your political law. Okay? But as a lawyer, you have to support the Constitution. Obey the laws as well as the legal orders of the duly constituted authority. Even if you do not agree with the law, for as long as it is not yet declared unconstitutional, then we cannot do anything. You have to follow the law. And the only thing you can do is to question the legality of the law, which ilang lawyers na ba ang gumawa nito? Ayan, as regards Republic Act 11479. Ano ba 11479? That is the anti-terrorism law, di ba? Ongoing kanilang oral arguments. Okay. And then of course, under the lawyer's oath, we are bound not to do any falsehood, whether inside or outside the court. Diba? So talaga magiging santo mga abogado rito eh. And do not promote or sue any groundless, false, unlawful suit or give aid nor consent to the same. O alam mo naman na walang laban eh. Walang cause of action eh. Ah, basta para kumita, i-demanda natin. Pag na-dismiss, eh, hindi naman ako nag-dismiss, si judge naman. Mali. So dapat pag initially lumapit ang kliyente, as lawyers, alam nyo kaagad pa paano i-evaluate, di ba? Ito ba ay tama? Ito ba ay merong batayan sa batas? Kasi kung wala, eh wag na nating sabihin magdemanda kasi magagastusan lang yung tao. Oo, kikita tayo, but that is unlawful, di ba? That's a violation of the lawyer's oath. Kasi lalo na pag matagal-tagal na rin kayo nagpa-practice, unang tingin nyo pa lang sa facts of the case, alam nyo kung may laban ang kliyente nyo o wala. So it is your duty to give legal advice whether or not to file a case. Di ba? Well, may mga pagkakataon, alam mo talaga, mananalo ka eh. Nanalo ka na sa trial court, pagdating sa court of appeals, na-reverse ka. Well, that's life. Di ba? Ganun talaga eh. No. May experience sa labor cases, di ba? Panalo-panalo ka na kay arbiter, ang laki ng award. Pagdating dun sa NLRC, reverse. Alam mo naman, panalo ka na eh, di ba? But ganun talaga ang buhay. Pero kung sa tingin mo, doon pa lang sa arbiter's level, walang laban, sabihin mo na na walang laban. That's why ako sinasabi ko sa mga pag-employer, no? Kisettle na lang natin. Kasi walang laban eh. Pero pag employee, ay, matatalo ka dyan, di ba? So you give advice. Okay? Then of course, not to delay any man for money or malice. This is one problem in our country. Di ba? Yung, kaya nga, nandyan yung public attorney's office na hindi na magkanda-ugaga sa dami ng kaso. Bakit? Masyadong litigyo sa mga Pilipino eh. Kunting hindi pagkakaintindihan magkakapitbahay, nagdidimandahan eh. And that's one reason our local government code has instituted yung lupong tagapamayapa, barangay justice. Eh ang problema nga natin, yung mga barangay official, hindi naman lahat nakakapag-aral ng batas. So hindi rin naman nila alam ang gagawin. Di ba? So yung mga tao, hahanap ng abogado, eh natural, may bayad eh. Kasi lalo na pag private lawyer ka, di ba? Pag government lawyer ka naman, di ka naman pwede mag-practice. You can give advice, but you cannot handle actual cases. Okay? And then of course, to conduct
yourself as a lawyer according to the best of your knowledge and discretion. So ang dami na nito, lima lang hinihingi, di ba? Okay, so how do we become a member of the bar? Yan ang gusto ninyong malaman at alam ko, alam na alam ninyo at gusto ninyong mangyari. That you'll be admitted to the Integrated Bar of the Philippines. Ha? Na matatapos na ang term of office ng mga official kaya mag-i-election na ngayong February. Dapat last year pang election, kaya lang dahil sa COVID. So ngayon, dapat November yata, pero ngayon February. Okay, so under the Constitution, 1987 Constitution, ha, valid pa rin yan hanggang ngayon kahit na 2021 na. Alam nyo yan. May mga nagsasabi kasi na hindi na raw valid, nag-expire na kasi 1987 pa yan. Okay, so it is the Supreme Court who has the power to promulgate rules for the admission to the practice of law. That's why it is the Supreme Court which conducts the bar examination every year except 2020. Ha? May nangyari na rin dati niyan yung panahon ng Second World War, hindi nagkaroon ng bar exam. Okay? Yan, 1946, naku, ang daming pumasa sa bar exam. So baka ngayon, 2021, marami rin papasa at kasama kayong lahat. Ha? Ilan ba tayo rito? Marami-rami tayo dito. Eh. Ayan. So ngayon, the constitutional power to admit candidates to the legal profession belongs to the Supreme Court as provided under our Constitution. Okay? Of course, alam niyo yan. That's why when you apply to take the bar exam, you invoke the power of the Supreme Court. Okay? And then, there are 8 bar examiners in 8 bar subjects. Alam nyo rin naman yan. Diba? At hindi naman nagbabago yan. Although there were suggestions na alisin na raw ang legal ethics sa bar exam. Eh, ito ang pinaka-importanting subject, eh, not only for the bar. Bakit? This principles of legal ethics will determine whether or not you would stay as a lawyer. Diba? So hindi ko lang alam bakit ito ay 5% lang. Pero pag nag-MCLE kayo, ang legal ethics ang pinakamahabang oras, 6 hours. Of the 36 units, so, pag-usapan natin yan, 6 units devoted sa legal ethics. Ha? Okay. Now, under Republic Act 7662, the Legal Education Board was created, which is tasked to regulate the law schools in the country. Now, the Legal Education Board issued a memorandum requiring all law schools not to admit any student in the first year level, freshman law student, without passing the PhilSAT, Philippine Law School Admission Test. Okay? So marami nagsisunod. May mga state universities na mabanggitin yung UP na hindi sumunod. Diba? Sabi nila, autonomous kami. So, a professor sa UST at sa Arellano, na dating judge, si Judge Pimentel, filed a case before the Supreme Court questioning the constitutionality of that PhilSAT. No? Kasi the power to determine who would be admitted to the practice of law belongs to the Supreme Court. And how can you go to the practice of law without being admitted to the law school? So wala namang ini-impose na regulasyon ng Supreme Court na ganitong exam. It is only the Legal Education Board. So is it legal? Sabi ng Korte Suprema, well, during the oral argument, ang sabi dyan, actually, not only during the oral argument, but the decision of the court is that PhilSAT violates academic freedom as it interferes with the right of a law school to determine who to admit as students. Okay? Kasi bumaba ang enrollment sa mga law school, particularly yung mga private schools. Bakit? Eh pag hindi pasado sa PhilSAT, hindi po pwedeng ma-admit sa law school. And that is unconstitutional according to the Supreme Court as it violates academic freedom. Now, under Article 14, Section 5, Paragraph 2 of the 1987 Constitution, academic freedom shall be enjoyed by all institutions of higher learning. Okay? And what is academic freedom? It is a three-pronged right, ano? The academic freedom of the schools as educational institutions, the academic freedom of the teaching and other non-teaching staff, and the academic freedom of the students. So on the part of the school,
it is to determine on academic grounds who may be admitted to study. Eh, inutusan ka ng LEB na huwag mong tatanggapin itong estudyante ito dahil hindi siya pasado sa PhilSat. That interferes with academic freedom of the school, sabi ng Korte Suprema. Although, sabi naman ng Legal Education Board, hindi pa tapos ang laban kasi nag-file pa sila ng motion for reconsideration, but until now, there's still no decision yet. Huh? Okay. Pero yung decision ng Korte Suprema na unconstitutional yung PhilSat as of 2019 ay inilabas na. Okay. Yung MR na lang ang inaantay. Now, ano ba ang practice of law? In that case of Cayetano versus Monsod, kasi ito si Christian Monsod ay na-appoint na chairman ng COMELEC, no? So itong si the better Cayetano, yung tatay ni Alan Peter, eh, nag-file ng kaso. Kasi sabi niya, hindi naman nag-practice ng law itong si Christian Monsod eh. Nagturo lang yan. So hindi talaga siya nag-a-appear sa korte. Now, ang sabi ng Korte Suprema, generally to practice law is to give notice or render any kind of service which device or service requires the use in any knowledge of legal, degree of legal knowledge or skill. Ito bang ginagawa ko ngayon? Is it practice of law? Yes. Because I am discussing to you the law on legal ethics. Diba? So this is practice of law. I am now engaged in the practice of law. And I cannot do this if I am not a lawyer. Okay? Now, so in that old case of Philippine Lawyers Association versus Agrava, the practice of law covers any activity in or out of court which requires the application of law, legal principles, practice or procedure, and calls for legal knowledge, training, and experience. Diba? So yung nagle-lecture ka at dinidiscuss mo ay law, abay, that's practice of law. That's why naglabas ang Commission on Higher Error, Higher Education, ng isang memorandum, I forgot the number, na nire-require na magtuturo ng law subjects sa mga business courses in college must be lawyers or accountants. Well, eh, kasi nga, law subject, hindi dapat lawyer, di ba? Pero we do not have the monopoly of knowledge naman, kaya lang siyempre, pag medicine, sino ba ang dapat magturo? Di ba, doktor? O di pag law, dapat lawyer din. Although, doctor na rin naman kami. Ano? Jurist doctor. Okay. Now, law is a noble profession. And a privilege to practice is bestowed only upon individuals who are competent intellectually, academically. Pag graduate ka sa law school, yan na, academically competent ka na, intellectually competent. Bakit? Not everyone can do that. Okay? Kaya nga, last time sabi, na-discuss ko siguro sa inyo, sabi nung Chen, hindi ka pareho ng PhD ang mga JD kasi hindi naman daw research-based. Ay, Diyos ko, mas mahirap po makuha ang JD kaysa PhD ninyo. Ano? Pareho kung merong ganyang degree, pero I could tell you, mas mahirap maging abogado at mahirap graduate sa law school kaysa makapagtapos ka ng PhD. And I was saying, kundi ako nag-abuga siya, eh, baka naka-10 PhD na ako ngayon. Yan ang katumbas nun. Kaya lang, hindi sapat ang intellectual competence. According to the court, mas importante yung moral integrity. Okay? Yan. Okay. So, the law is one of the great healing professions, sabi ni Stephen Kiwa. While medicine heals the body and the clergy heals the soul, the law heals societal rifts. Hindi, mukha yata pinag-aaway-away pa. Kaya daw pagka namatayan, sabi niyan, here lies a lawyer for the last time. Parang isagwa naman, ano? That's why, ang sabi nila, when a lawyer dies, he has to be buried in a standing position. Nakatayo. Hindi dahil kulang na ang paglilibingan, kundi he has been lying all his life. Hindi naman yata totoo yan. Okay. So, in the dissenting opinion of Justice Padilla, doon sa Cayetano versus Monsod, dissenting ito, no? Pero may nakuha tayo dito eh, na essential criteria that would determine whether or not the individual is engaged in the practice of law. Number one, habituality. Paulit-ulit mo ba itong ginagawa? Eh, paulit-ulit tayo nagle-lecture since 2005 pa eh. O, di habitual, di ba? Do you always appear in court?
Abay, depende kung anong court. Although sarado na yata yung isang court, no? Yung sikat bukas, yung Victoria Court. Sarado na yata yan. Di ba? So habitual. Pag habitual, abay, edi lawyer ka nga. Number two, compensation. Compensation does not mean monetary. Di ba? Kasi nakikita nyo sa screen ninyo, yan ay isang painting na kaya ko laging pinipresent yan. Yan ang kauna-unahang compensation na natanggap ko bilang lawyer. After signing the role of attorney, I handled a child abuse case, walang pambayad yung kliyente. So yan, ang ibinigay sa akin after na ma-dismiss yung kanyang kaso at ma-settle. Okay? Why? Walang pambayad. Anong gagawin natin? Alam naman puwersahin mo, you cannot extract blood out of stone. And I remember my promise to God that I would serve kahit na walang pambayad. So, tinas ka agad ako. Unang kasong hinawakan ko, walang bayad. At marami pa sumunod dyan, walang bayad. I always charge it to experience. Kaya marami ng utang si experience sa akin. Kaya sabi lang, experience is the best teacher. But I dissent, no? Kasi sa akin, teacher is the best experience. Anyway, so kaya sabi ng mga nasa probinsya, lawyering in the province is very fruitful, lalo sa mga panahong ito, di ba? Very fishful and very riceful. Kasi walang pambayad, so isda ang binibigay, mga manok, ganyan. So compensation does not necessarily mean money. I remember one time, I represented a client, marami siyang mais, no? So isang sakong mais, o kaya isang buwig na saging. Diyan lang yan, sa Rizal lang yan. Okay. And then number three, application of law. Yung bang trabahong ginagawa mo, do you apply legal principles? Kaya nga yung nagnonotaryo, di ba? Mamaya, didiscuss natin yan, kundi mamaya, bukas. Eh, hindi po pwedeng hindi abogado. Because notarization is not simply putting your name, signing your, affixing your signature, and putting your seal. You are engaged in the practice of law. How can that be done if you are not a lawyer? Okay? And then, attorney-client relationships. So doon natin aalamin mamaya paano nagkakaroon ng attorney-client relationship. Pag nagtanong ba sa iyong tao, nakasalubong mo lang sa kanto, may tinanong at sinagot mo, applying legal principles, does he become your client? Did you become his or her lawyer? Diba? Ayan. So those are the principles, no? The criteria in determining whether or not a person is engaged in the practice of law. Now, the practice of law, paulit-ulit nating sinasabi, is a privilege. It is not a right, but a mere privilege. Why? And that's the reason why napakahirap maging abogado, hindi ba? Oh, marami sa inyo, alam na, well, lahat tayo, alam natin yan, na napakahirap, number one, makagraduate sa law school. Number two, napakahirap lumusot sa bar. Kaya yung mga pinagpala na katulad namin na nakalusot, ay privilege yun. That is not a right. That's the case of Argusino, no? Now, but while the practice of law is a privilege, a lawyer cannot be prevented from practicing law except for valid reasons. So once you become a lawyer, you are a lawyer unless that title is taken from you because of any wrongdoing on your part. Diba? Okay. Because it is not a matter of state's grace or favor na ipagkakalob sa'yo porque kakampi ka ng gobyerno. Hindi ganun. Now, the practice of law is not a right but a privilege. So, only those who are qualified are given such privilege. So, if you are not qualified, that privilege would not be given to you. Okay. Now, under Article 14, Section 5, Paragraph 3, you have the right to select a profession or course of study. Hindi ka pwedeng pilitin ng tatay mo mag-abuga siya kung ayaw mo. That's your constitutional right, di ba? That's why even my kids, I'm not forcing them to become lawyers. But one of my daughters, ayun, nasa law school, but I made it a point that I did not force her. It was her decision. Pag sinabi niya, daddy, ayoko na, mapagod na ako. Ikaw bahala. Ayaw mo ba maging lawyer? Nasa iyo yan, di ba? But even parents, we do not have right to compel our children to follow our path, our destiny. That's why may mga fair and reasonable equitable admission, academic requirements. In that old case of Dex versus San Diego, and with Dex Department of Error, Corruption, and Scandal, Education, Culture, and Sports, 1989 ito, no? A person cannot insist on being a physician if he would be a menace to his patients.
Right? If one who wants to be a lawyer may prove better as a plumber, he should be so advised and advised. Okay? Hindi siya po pwedeng maging abogado. Dapat pala siya ay tubero. Diba? Ano tubero? One bero, tsaka one bero. Yan, tubero. Of course, he may not be forced to be a plumber, but on the other hand, he may not force his entry into the bar. Why? We cannot be a society of square pegs and round holes. Alam niyo yung square na peg, di ba yung pang-support sa tent? Oh. Of dentists who should have never left the farm. Of engineers who should have studied banking. And teachers who are better as merchants. 1989 pa kasi yan, yung mga teacher, pinagbibintangan na, nagbibenta ng kung ano-ano sa classroom. Pero ngayon, hindi na, di ba? Online na ang bentahan. At dibdiban pa nga, minsan. Okay. Para mabenta, di ba? So, you cannot force the issue. That's why, because sa inyo last time, ako, kung di ako naging abogado, gusto ko pare. Kung di ako naging pare, gusto ko doctor of medicine, di ba? Obstetrician, gynecologist, para kumikita ka na, nakakita ka pa. Anyway, so the basic requirements for admission, una, citizens of the Philippines. So meron ba sa inyong hindi citizen of the Philippines? At least 21 years old, of good moral character, kaya nagpapapirma kayo ng inyong good moral character galing sa eskwelahan at meron kayong testimonial of good moral character. Dati tatlo, parang ngayon, dalawa na lang, di ba? From a member of the bar. Eh ako, may pirma naman ako pag kilala ko talaga. Pero pag di ko kakilala at magpapirma sa akin, well, I have to apologize. Hindi ko talaga pipirmahan. Bakit? Nakataya doon yung aking pirma, nakataya yung aking roll number. Eh kung may kalokohan kang ginawa, hindi naman kita kilala, why would I sign that? At saka hindi truthful yon. Kasi how can I vouch for your moral character if I don't know you? Diba? So kaya kung hindi ko talaga kayo personal na kilala, pasensya na at hindi ako pipirma ng testimonial ninyo. Pero sa mga estudyante ko at kilala ko kayo at gusto ninyo akong pumirma, eh walang problema. Madali yan. Okay. And then of course, no charges against him involving moral turpitude ay pending in any court of the country. No? And must have complied with all the academic requirements. Okay. But in Bar Matter 1153 ng 2010, Rule 138, Section 5 was amended kasi dati-rate yung mga graduates of foreign law schools are not allowed to take the bar in the Philippines. But right now, under this amendment, no, if a person is a graduate of a foreign law school, he may be admitted to take the bar. After showing may certification, no? Isasama niya doon sa kanyang petition to take the bar, completion of all courses leading to bachelor's degree or its equivalent, which right now, Juris Doctor. Then of course, recognition or accreditation of the law school by the proper authority, meaning by the government. And completion of all four-year subjects in the Bachelor of Law academic program in a law school duly recognized by the Philippine government. So kung nasa Pilipinas o nasa abroad, basta recognize ng ating gobyerno. And of course, you have to show proof that in a foreign country, you took a separate bachelor's degree. Kasi may mga bansa na pag nag-aral ka ng law from senior high school, diretso ka na sa kanilang Juris Doctor program. It's 3 o'clock. Which in our country, the requirement is you should have a separate baccalaureate degree, meaning at least 4-year course, and then you proceeded to another 4-year course for your legal education. Okay? So yan. So dapat 8 years kasi talaga eh. 4 years college, 4 years in law school. Minimum pa yun ha. Yung iba niya umaabot pa ng 5-6 na taon. Okay. Katulad ko dahil nag-LOA tayo. Then, those who are required to take the 4-year refresher course, ito naman, no? Kasi ang rule natin, another bar matter ito in 2018. Ang rule natin, binago na, di ba? Kasi dati merong 5-strike rule. Eh. Right now, you can take the bar exam after graduation 1, 2, 3. Pag hindi pinalad dun sa tatlong pag-take na yan, Lady Luck did not smile on you, before you can take the 4th bar exam, you have to enroll in a law school. Magre-refresher course for 1 year. So 4-year subjects, i-enroll except legal ethics na lang, ano, tsaka taxation. The rest, ini-enroll na. Now, what if hindi ka nag-take ng bar after your refresher course?
you are given a maximum of 3 years within which to take the bar. Okay? So let's say bumagsak, tapos pangatlo na yon, bago mag-take four, may refresher course na 1 year. Eh, hindi ka agad-agad kasi parang natakot. So hanggang kailan niya pwedeng gamitin yung kanyang refresher course for 3 years. Hindi naman nag-expire yun agad-agad. So after 3 years, hindi ka pa rin nakapag-take ng bar, back to school ka uli. Diba? So kaya kung nag-refresher, make sure that you would take the next bar exam within 3 years. Otherwise, magpo-forfeit yan. Babalik kayo sa refresher. Okay? That's bar matter 3454. Okay, now. So, when you pass the bar exam, you need to take the lawyer's oath before the Supreme Court en banc. Eh? Kaya wag na wag mag-absent sa oath taking. Okay? And then of course, you sign the role of attorney. Yan. The signing of the role, and your name is already there, you are given the role number, abogado ka na. That would complete the process. Now the question is, can you now appear in court? Not yet. Kasi baka kailangan mong magbayad muna ng PTR, Professional Tax Receipt. Kailangan mo rin magbayad ng IBP, membership dues. Okay? So yan. Okay? Kaya yung mga bagong pasasabar nakalagay na sa pangalan nila attorney ay hindi pa totoo yun. Hindi dapat lagyan ng pangalan ng attorney. Kaya wala naman nagre-reklamo. Ha? Huwag na kayong killjoy. Pero in reality, hindi pa dapat nila ginagamit yung ATTY with a period. Kaya kung naalala ko dati, wala yata ang period. Kasi pag nilagay mo ng period, eh, hindi ka pa nakakapag-sign sa role, ay hindi ka pa abogado. That's misrepresentation. Okay. Now, a member of the bar must be in good standing. This is a continuing requirement. So yan, i-issuehan kayo ng ID. Ha? Napinalad tayo at nagka-lifetime member tayo. Okay, right now, ang membership dues, eto no, hindi exempted ang mga senior citizen sa pagbabayad ng IBP membership fee. Magkano? Abay, 2,000 every year ngayon yan. Mamaya, discuss natin yan. Okay? So even if the person is a senior citizen, he is still required. Wala nang discount eh. Oh, parang hindi ata bound ng senior citizen law itong IBP. Dapat yan, may 20% discount, di ba? Under the senior citizens law at saka doon sa Magna Carta for Disabled Persons. Okay. Now, on June 19, 2018, the Supreme Court approved the proposal of the IBP. Proposal ito ng IBP National. Kasi ang IBP, may national officers, tapos may mga chapter. So yung mga chapter officers, yung mga presidente, yun ang bubuo dun sa Board of Governor. At yung Board of Governor ang mag-i-elect ng national officers. So yan ang setup. Okay? So, ang proposal was to increase, dati-rati kasi 1,000 lang ito, the IBP membership fee. From 1,000, ginawang 2,000, so 100% increase. Lifetime membership fee, 100% increase din. 25,000, dati 12,500 lang. Eh. And then, the person must be in good standing. Ano ibig sabihin ng good standing? Eh, papaano kung matikas naman ang tayo? Hindi, ibig sabihin niya, nakakapagbayad siya ng membership fee niya tuloy-tuloy at walang default. At 10 years na dapat siya na member. Okay. At para ma-admit siya na lifetime member, bukod dun sa pagbabayad niya ng 25,000, it's a fortune if you are a new lawyer. Eh? Kahit naman sa amin na old lawyer na malaking bagay yan. 10 years ka na member. Hindi katulad nung panahon namin dati when I took the bar in 2004, nilabas yung resulta 2005, nandun yung pangalan natin, sinuwerte, nagpunta ako Supreme Court, magbabayad ng IBP. Ang tanong, annual ba o lifetime? Eh di ang tanong ko, magkano yung annual? Eh 1,000 daw. Magkano yung lifetime? 12,500. Ah, doon na lang ako sa annual. 1,000 lang pera ko eh. Wala akong pera eh. Ayan. Ngayon, hindi na pwede. Hindi ka po pwedeng mag-lifetime member after passing the bar. You must be, which ako naman, eh okay lang. Member ako ng IBT, so I support that. Di ba? Wala tayong magagawa. Inaprubahan na ng Supreme Court yan eh. So dapat you are a member in good standing for 10 years. Meaning 10 taong ka na nagbabayad ng membership fee.
Atin-atin na lang ito ha. Kasi pag nag-lifetime ng lahat, wala na nakukolekta ang IBP sa mga miyembro. Tulad ko, hindi na ako nagbabayad sa IBP. So, saan kukuha ng pondo ang IBP? Di ba? Ay, may mga project sila. Doon sa mga members na nagbabayad. So, kaya ngayon, you must be a member in good standing for 10 years. At ito pa, pagka may mga convention kasi, marami di umaten. Ako, di ako umaten unless lecturer ako. 5 conventions, whether national or regional, kasi every 2 years, last 2019 merong convention sa ano sa Iloilo, di ba? Dapat ngayon 2021 may convention, national convention 'yan. So dapat mag-attend ka ng 5. Eh kasi naman sa loob ng 10 taon, talaga naman 5 'yan eh. Bakit? Eh every 2 years merong national convention at regional convention. So dapat mag-attend ka at either national or regional convention or both. Ayan. Okay? So, maliwanag. Plus, yung nasa dulo, no? Na merong 120 hours of free legal aid service with the IBP. I have good news for you. Sinuspend muna ng Supreme Court yan. 120 hours na yan na silas kung tawagin. Ha? Yung compulsory legal aid service. Why? Binago uli yung rule 138-A, we will discuss later on, sa law school pa lang, meron ng clinical legal education. So yung mga magbabar sa 2023 would be required to present proof of completion to certification yun, of completion of clinical legal education. Huh? 1 and 2. Kasi pag first year at saka third year, meron yun. Okay. So, yan ang mga requirements. Ha? Ayan. So, possession of good moral character is both a condition precedent and a continuing requirement. So, dapat good moral character ka para ma-admit ka, and you must stay with your moral character para ikaw ay manatili na member of the bar, because that is a continuing requirement. Hindi lang yan one-time deal. Okay. Now, ang tanong dito sa disqualification ni Haron Mayling, may a Sharia lawyer who did not pass the Philippine bar be called attorney, kasi siya ay pumasa sa Sharia bar, which is the bar exam for those who would practice in the Sharia court under the Sharia law, obviously para sa mga Muslims, di ba? But he's not a member of the integrated bar dahil hindi siya nakapasa sa bar exam. So sabi ng Korte Suprema, yung attorney is only reserved to those who have taken and have successfully passed and have been admitted to the integrated bar and remain members thereof in good standing. So, kami lang ang pwedeng tawaging attorney. E ba paano yung attorney in fact? Yun ang magulo dyan, di ba? Ayun kasi ginagamit ng batas eh. Pero only for that purpose lang. Ha? Pero the title attorney is reserved to those who have obtained the necessary legal degree, study of law, at pasado sa bar. O, maliwanag tayo. Now, in one case, ito, malupit ito, no? Kasi magkapatid, ha? Hindi ko alam kung kambal ba sila o hindi. So, si Patrick at saka itong si pangalan sa Richard, ayan, ginamit yung pangalan at credential nung kanyang kapatid. Kasi hindi siya nakagraduate. Si Patrick nakagraduate. Si Richard hindi. So ang ginawa ni Richard, nagpunta dun sa Nueva Vizcaya, nag-enroll sa law school, gamit yung credentials ni Patrick, pangalanan ni Patrick ang dala-dala niya. Naging abogado. Ito, malupit, di ba? Hindi graduate ng college, pero graduate sa law school, nakapasa sa bar exam. OMG! Sana all. Ang problema, dahil napakadali niyang nakuha yung degree, kumuha na maraming kalokohan. So, he was disbarred. Bakit? Eh, unang-una, nanloko siya, di ba? Dahil hindi niya credential yung gamit niya eh. Hindi naman talaga siya si Patrick, siya si Richard. Ginamit niya yung pangalan ni Patrick. Eh, hindi po pwede yan. Now, another question. May a lawyer who lost Filipino citizenship still practice law in the Philippines? Yan yung sabi ko sa inyo kanina, di ba? Na dapat you maintain your allegiance to the Republic of the Philippines. How can you maintain allegiance if you are no longer a Filipino? So you can no longer practice law.
under the present setup under the provisions of our constitution. Okay? Now, pwede ba siyang mag-practice uli? Yes, provided he reacquires Philippine citizenship under Republic Act 9225, the Philippine Citizenship Retention and Reacquisition Act. Diba? Ayan. So yan, marami kasi mga dual citizens, di ba? Half Filipino, half Filipina. Ayan. Aside from reacquisition of his Philippine citizenship under 9225, eh, kailang magbayad siya ng kanyang IBP membership dues. Eh, paano ang tanong? Eh, lifetime member siya dati. Anakat na yun kasi nawala na ang pagiging Pilipino mo. So, nagtapos na yun dun. You can no longer resume that. So, bayad ka uli. Of course, bayad ka ng PTR mo, professional tax. At mag-attend ng MCLE. At least 36 units. Napakaswerte nga niya, 36, di ba? Kaysa mga Pilipinong lawyers na hindi nag-abroad, every 3 years, 36 yan. Oh. So sa kanya, 36 units lang hinihingi. Okay? And he has to retake the lawyer's oath. Kasi baka nakalimutan niya na kung ano yung oath na tinake niya dahil hindi na siya naging Pilipino. Baka nag-isip Amerikano na siya. Ha? Eh, sa Amerika, maraming kaibahan. Iba ang lawyering nila doon. Pwede mag-advertise. Dito sa atin, bawal na bawal ang mag-advertise ka as a lawyer. Okay? May nag-advertise pero pasimple, no? Okay, pag-usapan natin yan. And you have to comply with all these conditions before you are allowed to practice law in the Philippines once more. Okay? So maliwanag yan, eh? So general answer, no. Once you lost Philippine citizenship, you cannot practice law anymore. Unless you reacquire Philippine citizenship and you comply with all these necessary requirements imposed by the Supreme Court in this case of Attorney Dacanay. Okay. Now, may a non-lawyer appear before the court? Yes, under certain circumstances. Ito na yung law student practice rule. Rule 138-A. At sinasabi dito na third year, natapos niya na, completed his third year of the regular four-year law curriculum. Okay? May appear without compensation. At dito na natin pinapasok yung inyong practice court. Di ba? Trial technique muna, then practice court. So mag-appear ka na. In a civil, criminal, or administrative. Kaya nga, meron tayong Sebastian Office of Legal Aid na nag-handle ng mga cases na ito for free at ang nag-appear ay mga nagpa-practicum. Okay. Now, in 2006 bar exam, enumerate the instances when a law student may appear in court as counsel for a litigant. So, 2.5, dalawa o tatlo. Now, so under the law student practice rule, nabanggit na natin kanina, dapat third year siya, tapos na yung third year, so meaning going to fourth year, he is under the direct supervision of a lawyer accredited by the law school. Does that lawyer need to be a faculty member of the school? There's no need for as long as he is accredited by the law school. And the lawyer must also sign the pleadings. Nakapirma yung mga estudyante pero yung lawyer pa rin ang pipirma at the end. Okay? And the student must be governed by the rules on privileged communication. Hindi mo dapat i-reveal yung mga secrets na ito sa iba. And the supervising lawyer may be disciplined for failure to provide adequate supervision. Okay. However, under Administrative Matter Number 19, no? 03-24, July 25, 2018, the Supreme Court amended Rule 138-A o yung Law Student Practice Rule at merong Level 1 certifications. Ito ay for law students who have successfully completed their first year law courses. So anong gagawin? Under the supervising lawyer's direction, to mga going to second year na, no? They will now be allowed to appear before any administrative, civil, criminal cases in court under the supervision of their supervising lawyers representing indigent litigants. So kaya dito, sinuspend ng Korte Suprema yung 120 hours of compulsory legal aid service
kasi nga dito na ipinasok sa amendment sa Rule 138. Kasi yun, mga newly admitted members of the bar yun eh. So, dinifer iyon at dito na ipinasok sa law schools. And then you have second level certification. Ito na yung current. No? Ito yung sinusunod natin na pagka na-complete mo na yung third year, yan, second semester ka na eh. At kaya ito, naka-enroll siya second semester of third year, going to fourth year, ganun uli. For every level, ay magkakaroon siya ng certification. A student who fails to complete all their third year law courses, the level 2 certificate shall be deemed automatically revoked. So dapat kumpletuhin, no? And then, when you take the bar exam in 2023, a requirement na ito. So a student will not be allowed to take the bar exam without presenting these 2-level certifications for clinical legal education. Okay? So kaya by this time, pumasa na kayo para wag na kayong abutan ng clinical legal education requirement. And of course, it will not retroact to you, don't worry. But mas maganda, abogado na kayo next year. Okay. So, under Section 34, Rule 138, non-lawyers may also be allowed to appear in courts, to litigate in his person with the aid of an agent or friend. And any court may conduct litigation personally or by the aid of attorney, etc. Now, doon naman sa Rule 116, Section 7, sa mga localities na walang available na members of the bar, the court may appoint a resident of the province or city of good repute for probity and ability to defend the accused. Okay? Eh, meron pa ba lugar sa Pilipinas na walang member of the bar na nakatira? Siguro kahit doon sa Wayami na lang. Baka naman wala doon abogado sa Wayami kasi walang korte doon. Eh. basta may korte, may abogado dyan. Kaya lang ito, these are rare instances na talagang totally walang abogado. So a non-member of the bar may be appointed by the court to represent an indigent accused. Judge na bahala dyan. Then of course, in cadastral proceedings as allowed under Republic Act 2259, Cadastral Court for Land Disputes. No? Any official that may be delegated or appointed by the government of the Philippines under Section 33 of Rule 138. So pwede rin siya mag-appear even if he's not a lawyer. Now, in administrative tribunals, particularly Article 228 of the Labor Code, that's Presidential Decree 442, he may appear before the labor arbiter or the NLRC even if he is not a lawyer, provided he represents himself either as a complainant or the employer as respondent or representing an organization. So dito, hihingi ka ng authority to appear on behalf of the organization or on behalf of the member of the organization. Then, in that case of Canlaon Construction versus NLRC, a third instance was provided by the court when a non-lawyer is allowed to appear before the NLRC and the labor arbiter. He's a duly accredited member of any legal aid office, but the office must be duly recognized by the DOJ and the Integrated Bar of the Philippines for cases referred to by the latter. Okay? So, yun ang mga instances. Now, who are the public officials who are not authorized to practice law? Of course, under Section 35, Rule 138, you have this, judges and other officials or employees of Superior Court. Then, officials and employees of the Office of the Solicitor General. Of course, they are lawyers of the government. Government prosecutors, siyempre mga piskal, di ba? President, vice president, members of the cabinet. Well, tama-tama iyan kasi this is one of the few instances where our president and vice president are both members of the bar. Parehong abogado at abogada ang ating presidente at vice president in case you have forgotten. Kasi minsan pag nagsalita parang hindi abogado. Hayaan nyo na. Ayan. Members of the cabinet, kasama yung kalimang deputies and assistants, they are not supposed to be practicing law.
Because they're already in practice. They're already in the government practice of law pa rin yan. Kaya lang, they cannot appear in court. Okay? Then, chairman and members of the Constitutional Commission. Of course, you have three Constitutional Commissions, di ba? Under Section 9. Eh, yun daw bang nasa Commission on Human Rights? Natural, hindi, kasi government lawyers din yan. Okay? You have the Civil Service Commission, COMELEC, and Commission on Audit. Then, the Ombudsman, kasama yung mga deputies. And of course, governors, city and municipal mayors ay hindi po pwedeng mag-practice. Those who are by special law prohibited from engaging in the practice of their legal profession. So general rule, if you are an employee of the government, as a lawyer, you cannot practice law unless you secure authority to practice from your immediate supervisor. Okay, then senators, ito naman, may restriction lang. Yung nauna, sila ay prohibited. No? Ito with restriction. Some senators, members of the House of Representatives, they may not be engaged in the practice of law. Members of the Sanggunian, retired justice or judge, then civil service officers, ito yung mga employees of the government, if they want to appear to practice law, they have to seek permit from their department head. So pag pinayagan sila, ang tawag doon authority to practice, then they can practice. Without such authority, they cannot engage in the practice of law. Okay. Now, in the case of Villegas versus Legazpi, yung word appearance, hindi lamang yung pagpunta sa korte to represent a client. Ha? So, appearance may mean signing pleadings. So kahit hindi ka nag-appear sa korte, pero ikaw nakapirma doon sa pleading na ipinail sa korte, that can be considered as appearance. Okay? Why? The objective of the prohibition then and now is clearly to remove any possibility of undue influence. O, nag-file ng pleading si Senator ganito. Ha? Siya yung abogado nung litigant. Eh, ano pa ang gagawin ni judge, di ba? So magkakaroon siya ng undue influence. Sabi niyo, hindi. Objective naman si judge. Oh, wala kayo dyan. Okay? So kaya para mawala na lang yung ganun duda, eh di, huwag na lang sila payaga mag-appear. No? Okay. So yung upper hand na yan ang iniingatan natin eh. Na baka mamaya, dahil nakita yung pangalan, eh di si judge naman, beholden. Eh, para huwag na lang. Okay. Now, in the case of Ramos versus Manyalak, a lawyer member of the legislature is only prohibited from appearing as counsel before any court of justice, electoral tribunals, or quasi-judicial administrative bodies. But the word appearance includes not only arguing the case, as I already told you, it includes filing a pleading. So kung ikaw ay merong restriction or prohibition, you are not only restricted or prohibited from appearing in court, but also from filing documents in court. Okay? With your signature. Well, ayan. Kasi daw, you cannot do indirectly what the Constitution prohibits you from doing directly. Okay. Now, ito naman yung mga members of the Sanggunian, may restriction. They cannot appear as counsel in a civil case kung ang kalaban ay yung kanilang gobyerno o yung gobyerno. Then, sa mga criminal cases, kung ang kaso ay in relation to the office of the accused at mangolekta ng appearance fee, gumamit ng property or personnel ng gobyerno kasi may mga ibang offices ng gobyerno na yung mga abogado, ginagawang retainer lang yung gobyerno. Ha? Hindi ko nila lahat. Meaning, pati yung mga pleadings nila na private cases, ay doon ginagawa sa kanilang opisina. Ay bawal yun. Diba? Yan nga oh. Do not use the property of the government or the personnel of the government. Ang masaklap yung staff niya, yung pamagpa-file sa korte nung kasong hawak niya na private case naman. O, eh, wag naman ganun. Ha? Okay. Then of course, yung mga judges at retired justices, eh pwede naman sila mag-practice provided, number one, hindi sila pwedeng mag-appear as counsel na sa civil case na ang kalaban ay gobyerno. Diba kasi yung gobyerno nagpe-pension sa kanila eh. At alam niyo naman kung magkano ang pension ng mga retired members of the judiciary, di ba?
kung magkano yung sweldo ng incumbent, naka-level niya, yun din ang kanyang pension every month. So kung ang sweldo ni RTC judge right now ay 155,000 a month, ha? Sweldo lang yan, hindi pa yung sahod, hindi pa yung kita. Basta yung sweldo, under the salary standardization law, ha? Eh, ganun din ang pension ng retired RTC judge. Oh, tapos mag-a-appear ka pa. Di ba? Kalaban pa yung gobyerno. Huwag naman ganun. Okay? O pag criminal cases, ganun din. Na yung restriction doon sa mga miyembro ng sanggunian, yun din ang restriction dito sa mga retired judges and justices. Okay? Now, a government official or employee na abogado na let's say nag-separate na from government service, either nag-resign o nag-retire, hindi pa rin siya pwedeng humawak ng kaso na may kinalaman doon sa kanyang office na hinawakan. O for example, itong chairman ng LTFRB na lang. O, di ba? Natapos yung term kasi nagpalit ng presidente, pinalitan siya. Within one year, bawal siyang maghawak ng kaso, nakakalabanin niya yung opisina ang hinawakan niya, yung LTFRB. Okay? That's our example. Now, ano ang mga remedyo kapag may unauthorized practice of law? Of course, you can file a petition for injunction, declaratory relief, contempt of court under Rule 71, disqualification and complaints for disbarment. Kasi nga, hindi siya pwede mag-practice. So. Then, criminal complaint for stapa kung nangolekta ng pera. Okay. Then of course, ito na yung ating Code of Professional Responsibility. Sabi ni Dick the Butcher, in the play of Shakespeare, Henry VI, the first thing we do, let's kill all the lawyers. Hala, kawawa naman tayo. Bakit? Eh, pinapatay pala. Kaya pala, maraming pinapatay na lawyers. Ano, sinusunod si Shakespeare? Eh, wag naman. Kasi mali ang pagkakaintindi nila niyan. It was actually intended to praise the role of a lawyer. So kung ayaw mo ng order and sanity, you kill the lawyers. So it was a sarcasm. Okay? Now, the lawyer shall uphold the Constitution, obey the laws of the land, promote respect for law and legal process. So the lawyer must not be the one to violate the law first. He should be the first to obey the law. Why? A lawyer shall at all times uphold the integrity and dignity of the legal profession. The bar should maintain a high standard of legal proficiency, but importante daw yung honesty. Is such a lonely word. Wala nang tapat ngayon. Tanghali na lang ang tapat. Okay. Diba? At bakit? Honesty nga daw is such a lonely word. Para kasi daw yung mga Bluetooth devices na pagka malapit sa'yo, connected. Pero pag napalayo na, searching for other devices na. Anyway, to this end, a member of the legal fraternity, kaya pala maraming fraternity sa law school, ha? Should refrain from doing any act which might lessen in any degree the confidence and trust reposed by the public in the fidelity, honesty, integrity of the legal profession. Dapat lahat ng abogado ganyan, no? Honest, ha? May integrity at may fidelity. Ano may fidelity? Faithfulness. Okay. Okay. Now, in the case of saludo versus Court of Appeals, ha? The success of a lawyer in his profession depends almost entirely on his reputation. Okay? Mag-isip kayo ng abogado. Pag nabanggit nyo yung pangalan, o magbanggit ako ng abogado, tingnan natin kung ano may isip nyo. Salvador Panelo. Pag yun ang sabihin sa akin, basta kayo na lang mag-isip. Kung ano pumasok sa isip nyo? Abogado yan. Harry Roque. Pambansang charot. Larry Gadon. Oh, diba? Arno Sanidad. May mga ganyan mga abogado, diba? Anong una niyo naiisip? Sabi kasi ng Korte Suprema, reputasyon ang mahalaga sa abogado eh. Okay? Anything which will harm his good name is to be deplored. As a lawyer's reputation is a plant of tender growth. Oh, yung mga plantito, plantita, ha? Pwede pala sa abogado ito. And its bloom once lost, it is not easily restored. Ay, totoo naman, kapag ka nasira mo yung bulaklak, hindi mo naman ibabalik yan tulad ng ibang bulaklak yung nasa screen nyo eh.
Yan yung bulaklak ng hot babes. Okay. Dahil ako'y nagtatanim dahil may garden dito sa likod namin, eh, I realized na ang mga bulaklak pala may identify mo dahil sa kanilang hugis, kulay at bango. Pag maliit ang bulaklak, ang bango. Kumot man, sabi mga Bisaya. Pero pagka masyadong malaki ang flower, ang baho. Diba? As a general rule, ay isang pagitaan liit, diba, bango. Pero yung Rafflesia, the biggest flower on the world, napakabaho. Diyos ko dahi. Parang bulok, no? So ano ang lesson dito? Ay dapat maliit lang ang flower. Pag lumalaki, bumabaho. Anyway, so a lawyer shall not engage in unlawful, dishonest, immoral, or deceitful conduct. Eh, number one, immoral conduct daw involves acts which are willful or flagrant. Oy, hindi sa akin yan. Galing yan sa internet na si Donald Trump. Lala niyo ba yung kasama niya? Hindi si Melania yan eh. Diba? Maraming mga ginawang kalokohan ito si Trump. Kaya kahit umalis na siya, pinapa-impeach pa. Why? To prevent him daw from holding another position in government. Because they are thinking na talagang tatakbo uli ito pagka-presidente. Diba? He can run again kasi may two terms sila eh. Kaya para hindi na siya makatakbo uli, ay impeach nila para magkaroon na siya ng prohibition. Because unless he is impeached, he can run as president again. Although maraming Pilipino supporters ni Trump, eh? But without knowing that Trump hates them. Bakit? Immigrant sila eh. Oh. So immoral conduct involves acts that are willful, flagrant, shameless, and that show a moral indifference to the opinion of the upright and respectable members of the community. Ngayon, ang sabi ng Korte Suprema, yun bang pakikipagrelasyon ng isang lalaki na may asawa sa babae ay immoral kaagad? Hindi daw agad-agad immoral. It depends on the circumstances. So whether a lawyer sexual congress, sa congress talaga, with a woman, not his wife, without the benefit of marriage, should be characterized as grossly immoral conduct depends on the surrounding circumstances. Oh, eh, wag judgmental. Hindi agad-agad immoral conduct yan. Okay? Ngayon, in the case of Ventura versus Attorney Samson, the Supreme Court said immoral conduct is gross when it is so corrupt. Huh? So, as to constitute a criminal act, so unprincipled as to be reprehensible to a high degree or when committed under such high degree of scandalous or revolting circumstances as to shock the community's sense of decency. Diba? Bakit kailangan indistinguish? Kasi pag immoral conduct, it can be penalized with suspension only. But if it is grossly immoral conduct, it is disbarment. Okay? Kasi dapat commensurate naman yung penalty doon sa violation. Ha? Okay. So, the act of having carnal knowledge of a woman other than the wife, bawal pala yun. Joke lang. Manifest the disrespect for the laws and the sanctity of marriage and his own vow of marital fidelity. Kasi nga no, pagka ikinasal, di ba? Sabi yan, do you promise to be together for better or for best? In richer or in richest? Till death, sabi lang, mauna ka na nga. So the fact that he procured the act by enticing a very young woman with the money, alam nyo, kung babasahin nyo yung kasong ito, si attorney dito ay 35 years old, meron siyang kasambahay, yung kanyang kasambahay, merong anak na 13 years old. So pag umaalis yung kasambahay at walang tao sa bahay, binabayaran niya itong 13 years old, binabayaran niya ng 500 pesos para makipag-sex sa kanya. O, tapos nung kinasuhan siya for disbarment, ang sabi niya, wala siyang ginawang mali kasi binabayaran niya naman yung bata. Diyos ko naman. Eh kung 18 years old siguro, wala tayong problema. Eh kaso 13 years old. At the very least, child abuse yan. Diba? Under Republic Act 7610. Okay? So, nag-justify pa. Yeah, dinisbar siya ng Korte Suprema. Okay. So, kaya aalamin niyo yung edad. Ha? Kasi bawal yung 13 na disbar. So, a lawyer shall not for any corrupt motive or interest engage in any suit or proceeding or delay any man's cause. Ayan. So, dito natin
pag-aaralan, ano ba yung baratre? Ito ba yung mga mahilig sa bargain? Ito ba yung mahilig sa ukay-ukay? Hindi. It is the offense of frequently exciting and stirring up quarrels and suits either at law or otherwise. Why? Ano sabi nung ni Stephen Kim kanina? Na dapat ang lawyers, we heal societal rift. Pinagkakasundo ang mga tao sa lipunan. Eh kapag ka ang lawyer, pinag-aaway-away ang mga tao, he might be liable for baratry. Diba? Okay. So in the case of Roque, hindi ito si Harry. Harry Roque. versus Intermediate Appellate Court. Iyan yung Court of Appeals dati. Ngayon, Court of Appeals dati, IAC. Baratry necessarily requires a willful and intentional act in its commission. So kailangan intentional, hindi naman po pwedeng error of judgment lamang ay magiging liable ka for baratry. Eh kasi pinag-aaway mo yung mga tao. Instead na pagkasunduin mo as a lawyer, di ba? Ikaw dapat ang peacemaker, eh, ikaw pa ang nagdadala ng kaguluhan, eh that could be baratry. Okay? Now, so a lawyer shall encourage his clients to avoid end or settle a controversy if it will admit a fair settlement. So hindi puro, sige, ilaban natin. Eh kung pwede naman magkasundo. You know, if you examine the rules of court, ang Korte Suprema natin more on amicable settlement ang gusto. Why? Unahin natin, criminal cases, civil cases, magkakabarangay, meron kayong lupong taga-mamayapa, barangay justice. Diba? Hindi nagkasundo. Before you go, kung criminal case, before you go to the prosecutor, ihingan ka ng prosecutor ng certification to file action, especially kung ang kaso ay within the jurisdiction, ha, basta ganito yan, sa local government code, pag less than one year ang penalty of imprisonment, dapat daan muna kayo sa barangay. Eh minsan, kahit naman more than one year, dinadaan pa rin sa barangay, pero not necessary. Like for example, child abuse, daan ka pa sa barangay, pwedeng i-direct filing yan. Huwag kayong magpapail sa police kasi ang police sasabihin, daan kayo sa barangay. I-direct yun sa piskal. Eh kaya lang kung wala namang abogado, paano malalaman, di ba? It's the importance of having a lawyer. Kaya maging lawyer na kayo para makatulong na kayo. Okay. Ako, may Facebook group ako na mini-maintain. Naku po, sangkaterma ang mga tanong. Kaya lang, minsan, sorry for the term, mag-visit ako kasi ang tanong ba naman, ano daw ang gamot sa LBA? Pagmamalay ko, JT kami, hindi kami MD. At may group din ako para sa mga law students na nag-upload tayo doon ng mga bagong doctrine ng Suprema, Korte Suprema. No? Okay, napin nyo na lang. Now, after barangay, edi magpipiskal kayo. After kay fiscal, si fiscal may authority siya na pagkasunduin na kayo para matapos na, di ba? Pero kung talaga may init ang ulo, ganyan mga Pilipino, sa umpisa mainit eh. Pero pag nakita nila yung rigors of litigation, bibigay din yan eh. Okay. So dinala sa korte, final yung information. Prior to pre-trial, di ba? Alam niyo yan. Before pre-trial, the court would order the parties to appear before the PMC. Ano yung PMC? Yun yung Philippine Mediation Center. To undergo court annex mediation. Okay? Lalo na kapag cognizable by the first level court, meaning MTC. Pag RTC at criminal case, hindi pwede kasi criminal cases cannot be the subject of compromise. Although, may mga judges na baka naman po pwede magkasundo. Di ba? Okay. Ngayon, so assuming hindi nagkasundo doon sa Philippine Mediation Center dahil yung mediator eh, hindi naman inayos ang pag-mediate, ano? So ang gagawin, ibabalik kay judge na mediation report, failure to settle. The judge is mandated by the rules to conduct JDR, Judicial Dispute Resolution. Bakit? Baka sakaling maayos pa. Di ba? So you can see na yan ay pursuant to Rule 104. Di ba? Kailangan isettle hanggat maaari. Now, in labor cases, yung mga mahilig sa labor na katulad ko, eh di ba't meron tayong SENA, single entry approach, based on Article 234, yung mandatory conciliation. Na bago tayo mag-litigate, abe baka magkasundo. Let's have a 30-day period to settle this. But of course, sa korte, hindi 30 days. Ha? Bahala yung PMC. Now, dito, it appears na yung conflict sa pamilya ay sa halip na pagkasunduin ng abogado, ay sinulsulan pa. Di ba? Eh kasi, alam nyo,
sa practice, in my experience as a new lawyer ako, may nahawakan akong ganyan, magkakapatid eh. 250 square meters na lupa, may building, yun ang pinagtatalunan. Apat na magkakapatid. So ako, sabi ko doon sa kliyente ko na tatlo, kasi kalaban nila yung panganay, kliyente ko yung tatlo, magkasundo na lang kayo. Kasi pag di ka nagkasundo, baka after some time, akin na yung bahay nyo. Eh bakit to? Eh kababayan nyo sa akin. Hindi, okay. Eh kaya lang, nung nandun na sa korte, gustong pagkasunduin, bumulong yung abogado. Sabi niya, pre, pag nagkasundo yan, wala na tayong appearance. Eh ako naman, kung walang appearance, okay lang. Bakit? Eh may other resources tayo. Kaya lang, mahirap talaga pagka ang source ng abogado ay practice. Kasi pag wala kang appearance, gutom yan. Di ba? Katulad nitong nakaraan taon, yung mga lawyers na talagang per appearance lamang, lalo yung mga solo practitioners na katulad ko, eh walang kita dahil walang appearance eh. Ayan, kasi solo practice naman tayo, pero nasa gobyerno, so hindi pwede mag-practice. Now, all lawyers shall make his legal service available, ba, in an efficient manner, compatible with independence, integrity, effectiveness of the profession. Sabi dyan, the court must remind lawyers to handle only as many cases as they can efficiently handle. Eh? Kaya maraming nadi-dismiss na kaso kasi ang abogado lumalagari. Bakit? Tanggap ng kaso, eh mag-isa lang pala o dalawa lang sila, hindi nila kayang atindihan lahat. So panay ang pa-reset, panay pa-reset, hanggang sa dinismiss na ng korte. Hindi, you cannot have it reset forever. Diba? So kaya, yan ang advantage kung ang kukunin ninyong abogado nyo ay law firm. Dahil maraming abogado dyan na mag-handle. Ngayon, kung solo practice kayo, ako, I could boast, no? Pasensya na, hindi naman ako nagyayabang, pero pag-iayabang ko na, na never akong nagpa-reset ng kaso. Ha? Siguro one or two instance lang na talagang bitin na bitin, no? Nagkamali lang ako, tinanggap ko, eh, yung pala, malapit na yung deadline. Ha? Kaya magmula noon, di na ako tumatanggap. Pagka 2 weeks na lang, ayoko na yan. At least a month yung deadline. Or siguro 15 days, pwede. Pero yung 1 week ang deadline, tapos ibibigay mo sa akin kaso, ay tatanggihan kita kahit nagaano kalaki bigay mo sa akin. Why? Mapapagalitan tayo dyan eh. So ang sabi ng Korte Suprema, it is not enough that a practitioner is qualified to handle a legal matter. He is also required to prepare adequately. Ha? And give appropriate attention to his legal work. Do not chew more than what you could swallow. Hindi tanggap ng tanggap. No? Okay yan, pag maraming kasong dumarating, maraming kita. Pero hindi yun ang ating primary consideration. Secondary lang yung pagkita. Hindi nga. Okay. So in the 2006 bar exam, ito ang tanong, why is law a profession and not a trade? Yung unang panahon, ang tanong, why it is not a business? So ngayon, trade. Bakit nga ba? Nilig sa 2.5 in 2006, no? Okay. So ang sabi ng Korte Suprema, lawyering is not a money-making venture. Lawyers are not merchants. Paulit-ulit na sinasabi sa inyo yan. Law advocacy is not a capital that yields profit. Abi, napakagastos maging abogado, ha? Oh, alam nyo yan. Magkano ang tuition sa law school? Kaya napakaswerte ko dahil libre ako pinag-aral ng San Sebastian. O magkano ang libro? Magkano ang baon nyo? Diba? Paano yung mga walang trabaho na nag-aral ng law? Magkano ang tuition pagka nag-review ka sa bar exam? Bar review? Nag-enroll ka? O yung mga materials, etc. Lahat bang yan, di mo mababawi. Eh, kasi law advocacy is not a capital that yields profit. Kung nagtanim ka, aani ka naman. Pero, this one thing I could assure you, even if you do not do anything unlawful, kikita pa rin kayo. Yung nga lang, di kayo yayaman. Pero hindi rin naman kayo mawawalan. You just stick to the rules. Ha? Ako, pagdating sa pera na yan, eh, wala akong problema dyan. Hindi nyo ako matutok. So pagdating sa pera, may puno kami yan, tatlo. Wala nga lang bunga. Monetary kasi ang tawag. Walang bunga eh. Tuksuin nyo na ako sa ibang bagay. Huwag sa pera. Hindi ako matutukso dyan. Okay. O ngayon, puntahan natin ito. Now, the practice of law is not a business. It is a profession. At bilang profession, duty to public service and not money is the primary consideration.
lawyering is not primarily meant to be money-making venture. So hindi pera ang number one consideration, kaya kayo nag-abugas siya. Okay? Although sabi nila, lawyers are safe to swim in a shark-infested water. Why? Sharks will never attack lawyers. Bakit daw? That's professional courtesy. Hindi naman lahat. Huwag naman ganyan. Okay. So, the gaining of livelihood is a secondary consideration. Ano ba ang primary consideration natin? Duty to public service and to the administration of justice should be the primary consideration of lawyers who must subordinate their personal interests or what they owe to themselves. In the 2017 bar examination, ito yung facts. Napakahaba, ano? So, actually, that was an actual case. Nag-advertise yung abogado. Okay? So, ito yan. Can versus Simbilio. So, ano ang nag-distinguish from lawyering at business? Number one, duty to public service. Pag public service, ang ating primary consideration is not money. Hindi katulad sa negosyo na ang primary consideration ay kumita ng pera. Di ba? So kaya kahit nagkaroon ng ganitong sitwasyon, kung ang lawyer ay hindi pera ang habol, okay lang. Okay. A relation as an officer of the court to the administration of justice involving sincerity, integrity, and reliability. So, pagka naibenta na ng merchant yung kanyang merchandise, pagka may depekto, ang hirap mo nang habulin, di ba? Pero pag abogado, tapos na yung engagement ninyo, panay pa rin ang konsulta sa iyo, ang problema, wala nang bayad. Nagreklamo ba? Yung iba nagreklamo. Pero ako, sige lang. Okay? At number three, a relation to the client in the highest degree of fiduciary. Pag negosyo yan, one-shot deal. Business-like transaction. Pag tapos na, tapos na. Di ba? Although, pag gumili ka ng kotse, may preventive maintenance, periodic maintenance, pero hanggang doon na lang. Eh, yung abogado, di ba? Trust and confidence. And you do not engage in unfair competition with the other members of the bar. Unlike in business, cutthroat competition, di ba? Napababaan ng presyo, pagandahan ng serbisyo para dumami ang kanilang customers. Eh, sa lawyering, hindi ganyan. So may isang kliyente nagtatanong, magkano ang ganito? Eh, nung sinabi yung price, eh bakit to doon sa kabila, ganun? Eh, sabi ng abogado, ba't di nalang ko kayo doon? Di ba? So minsan, nambablap yung mga kliyente na yan para makakuha ng mas mababang presyo. Eh kung meron na palang mas mababang presyo, ba't di niya pakinuha? Di ba? Okay. Now, in there are instances na hindi mo kayang tanggapin na yung kaso. So ano ang gagawin? Magbigay ka pa rin ng advice. Even if you will not handle that case because of reasons that you only could know. Okay. Now, a lawyer may refuse to represent a client. Kailan yan? If he is not in a competent position to carry out the work effectively or competently. Kasi, although sa law school, wala tayong mga specialization. Hindi katulad sa medicine, di ba? Na may mga specialization yan. Sa atin, we study the law in general. Eh, kailan ka nag-specialize? Kapag ka abogado ka na, yun na ang practice mo or yun ang itinuturo mo. So, doon ka na sa area na yan. Like me, na typecast tayo sa labor, although I'm also handling other cases, kaya lang majority talaga ng mga kaso natin na hinawakan ay labor. So, pag binigyan mo ako ng ibang kaso, either aayawan ko yan or matinding aral ang gagawin natin yan. Or pangalawa, he labors under a conflict of interest with a prospective client and a former client. Why? Ipinagbabawal sa atin ang ambulance chasing. Anong ambulance chasing? Ganito ang sitwasyon. May ambulansya. Ano ba nakasakay sa ambulance? Unless namimeke yung ambulance, di ba? So may ambulance, mayroong injured or may naghihingalong tao. So ahabulin mo kasi magkakaroon ka ng kliyente. Kung yan ay injured, pwede kang mag-file ng kaso for damages, for torts, di ba? Or kung yan naman ay namatay na, apo pwede ka rin mag-file ng kaso. Either for, tawag dito, probate ng kanyang will or succession.
Di ba? So magkakaroon ka ng kliyente, kaya pinagbabawal yan. You should not solicit legal business. And that is called ambulance chasing. Ano ba yan? The practice of soliciting cases for the purpose of gain, either personally or through paid agents or brokers. Naku, marami yan dyan sa NLRC. Pagka yung mga hapless employees na tinanggal, siyempre pupunta sa NLRC dahil may nakapag-advise, wala namang kasamang abogado. May mga nakaupo dyan, kunyari nakabarong, ha? At nandun sa YouTube channel natin yung abogadong na may sa pangalan ko dati pa noong 2007. At recently, nakita ko na naman yung taong yun, 2018 yata, nameke na naman. Nagpanggap na naman na abogado. Ay, naku, talagang pag mahirap talaga itago, natural eh. No? Okay. So may mga nakaupo dyan at pagka natapos na yung hearing, may lalapit. Meron ka bang abogado? Iyon, sometimes sila ay agents ng mga law offices. Sometimes sila naman mismo ay nagre-represent na abogado sila, although hindi. Kaya ang gagawin nila, isi-settle ng isi-settle. At alam nyo, ang settlement, syempre, 40 to 50% ng settlement amount papupunta sa kanila. Ay, Diyos ko, masyado namang ganid. Ano? So, bawal yan. Now, in the case of Linsangan versus Tolentino, any act of solicitation constitutes malpractice. Okay? So, bawal mag-solicit. Kaya yung mga law offices, hindi nagsusolicit yan pagkano kami ang inihingian. Why? Kasi the lawyers are not supposed to run after clients. The client should engage us. We should not be running after the client. Why? If we run after the client, we would lose our moral ascendancy. Moral authority. Bakit? We are going to please our client. So para ma-please siya, at matuloy yung engagement, lahat na lang gusto niya gagawin kahit siguro extra legal or illegal. But if it is the client to engage the attorney, the lawyer can say, oops, mali yan, bawal yan, hindi natin gagawin yan. Meron siyang moral ascendancy to say, hindi pwede. Bakit? Eh, ikaw ang naghabol sa akin eh. Di ba? So kaya ganito yan. Sino ba ang pakakasalan mo? Yung mahal mo o yung mahal ka? Oh. Pag mahal mo, luluha ka daw. Pero pag mahal ka, aba, eh, masaya. Okay. So sa Amerika, pinapayagang mag-advertise ang mga abogado. Pero sa atin, bawal. Okay? So tingnan niyo itong advertisement na yan. Galing yan sa isang law firm sa Amerika. No? Why hire our law firms? That's advertisement. Gawin mo sa Pilipinas yan. Ay, madidisbar ka dyan. Okay? So, ngayon, siyempre, pag in-engage mo yung abogado, ay may babayaran ka. Pupunta tayo later on dun sa Canon 20, nandun yung mga instances or circumstances that we consider how to charge a client. Okay. Now, there was a time during the presidency of Noynoy Aquino na yung kanyang BIR commissioner, ay nagsabi, nag-issue ng revenue regulation na yung mga doktor daw, mga lawyers, ilagay yung kanilang rate sa kanilang mga offices. Ay kalokohan yun. That is interference into the practice of law. Because charging a client is part of practicing law. So bakit kailangang utusan tayo ng BIR? It should be the Supreme Court. Of course, the BIR can collect taxes, but the BIR cannot command the lawyer na ipakita nyo kung magkano yung charges nyo. Hindi po pwede yun. So, paano malalaman kung ikaw ay abogado? Siyempre, kailangan i-advertise mo sarili mo to some extent. Ha? But in making known your legal services, gagamit ka lang ng true, honest, fair, dignified, and objective information of facts. Okay, in the case of Ulit versus Legal Clinic, pwede kang magbigay ng calling card. Ano ang nilalaman ng calling card? Pangalan, siyempre, paano ka makikilala? And then, the name of the law firm, if connected with the law firm. Address, syempre, paano ka hahanapin? Telephone number, paano ka naman tatawagan? Okay, syempre, lagay nyo na yung email address. Noong panahong yan, 1993, wala pa kasing email, wala pang Instagram, wala pang Facebook. So, pwede nyo nang gamitin ngayon yan. Now, at ano yung special branch of lobbying practice? So, kita nyo dyan. No? Ngayon, pagka pumili ka naman ng firm name, ay huwag naman false or misleading.
At kapag kapatay na, tanggalin nyo na or lagyan nyo ng identification mark na siya ay patay na, a cross or whatever, di ba? Na siya ay patay na, pwede pa rin siyang gamitin. Pero make it known to the public that is no longer part of the firm as dahil siya ay may ganito na, siya ay patay na, siya ay nasa ibang bansa na, etc. Okay. Now, kapag kayong partner ay tumanggap ng public office, general rule, tanggalin na yung kanyang pangalan doon sa law firm. Dahil hindi naman siya part ng inyong firm na dahil hindi na siya, dahil nasa gobyerno na siya. Di ba? Okay. And you are not allowed to pay or give anything of value to representatives of the mass media. Di ba? Kasi pag madalas kang nakikita sa TV, sumisikat ka. Di ba? Kahit na hindi ganong kagalingan sa practice, pag lagi ka nakikita sa TV, akala ng madlang people, eh ikaw ay magaling, ha? At kitang-kita ka dyan sa TV. So, kala nila, napakahusay nito. Maraming salamat po dun sa chat. Thank you, thank you. Ayan. Ay, ganun talaga eh. Wala tayong magagawa. May mga manluloko talagang tao eh. Ayan. So, advertising. Is advertising wrong? Ha? Advertising, according to the rules, is not a malum inse. It is just prohibitum. That's why in the US, they stick to that principle that you could advertise, provided that the advertisement is not derogatory. Eh, tingnan nyo naman itong advertisement na ito, no? No, injured, don't pull your hair out. Mybaldlawyer.com. Kalbo kasi si attorney. Derogatory ba yan? Wala eh. Walang problema eh. Ayan. Does it degrade the dignity of the profession? Well, pinayagan sa Amerika eh. But in the Philippines, you cannot do that. Huh? Again, in that case of Can versus Embilio, binanggit natin kanina, July 5, 2000. Naglagay sa dyaryo, no? Inquirer, tatlo dyaryo yan. Inquirer, Star, Bulletin. Ganito lang, mga two-liners yata. Kasi mahal siyempre mag-advertise yan. Annulment of marriage specialist. Ayan yung number. Tawagan nyo. Diba? Wala na ngayon siguro yan dahil may 8 na sa umpisa. So, nabasa ito ng Office of Public Information Officer ng Supreme Court, si Attorney Khan. Pinailan niya ng kaso ngayon si Attorney Simbilio. So, sabi ng Korte Suprema, quoting from that case of Ulit versus Legal Clinic, eh pwede ka naman mag-issue ng calling card. Kaya lang ito yung mga nakalagay sa calling card. Ano? Pero yung maglalagay ka sa dyaryo, ha? Na ikaw ay tumatanggap ng annulment of marriage at ilalagay mo pa na specialist. It's 4 o'clock. Ha? That is misrepresentation. Kasi wala naman talagang annulment specialist. Okay? So kaya the lawyer was suspended for 6 months. With a warning na pag inulit niya pa ito, ay severe penalty would be imposed. And what would be severe more than suspension, it could be disbarment. Okay? And then a lawyer shall keep abreast with the legal developments. Abreast talaga, kailangan dibdiban ito. In order to participate in continuing legal education programs, support efforts to achieve high standards in law school, as well as the practical training of law students and assist in disseminating information regarding the law and jurisprudence. So dito na ngayon papasok ang mandatory continuing legal education. Bar Matter 8. So Bar Matter 850, issued by the Supreme Court way back 2001, was intended to ensure that throughout their career, referring to the lawyers, they keep abreast, so dibdiban din ito, with law and jurisprudence, maintain the ethics of the profession. Kasi yan ang palaging tinatanong. What are the purposes of the MCLE? So number one, keep abreast with the law and jurisprudence. Kaya may mga updates dyan, no? We'll discuss natin. Maintain the ethics of the profession. Kaya 6 hours ang legal ethics. And enhance the standards of the practice of law. Okay? Kasi kapag kang abogado, concentrated ka na dun sa isang area ng practice, nakakalimutan mo yung ibang mga areas. So sa MCLE, all around ang kwan dyan, ang lectures, no?
At next Friday, meron kaming online. Kasi pati MCLE ngayon, nag-online na rin. Na keeping abreast talaga with the times. Okay? So, under Bar Matter 850, the following are the components of MCLE. 36 units that should be completed by the lawyer in a span of 3 years. So practically, 12 units per year. Kaya lang, the usual, no, kung kailan yung deadline, saka nagahabol. Kaya 36 hours ka nakaupo, ay naku, nung hindi pa ako exempted dyan, talagang ang sakit sa likod. 9 hours a day for 4 days, nakaupo ka lang at nakikinig sa mga lecturer na yung iba naman ay nakakatulog ka. Eh paano ba maging lecturer sa MCLE? Eh di dapat i-accredit ka nung MCLE committee. Mamaya i-discuss natin kung sino ang MCLE committee. Ha? Yan ay chaired by a former or retired justice of the Supreme Court. At saka may apat siyang miyembro from the academe, from the practice, etc. Okay, Supreme Court na nag-a-appoint dyan. So 36 units, 36 hours yan. 1 hour, 1 unit. So 6 hours legal ethics. Yan ang sinasabi ko sa inyo kanina. Nasa law school, at least 6 units na ang legal ethics, di ba? Kasi meron kang legal ethics at saka problem areas in legal ethics. Yan ang subject kong hawak ngayon. Okay. Sa bar exam, 5% lang. Pero sa MCLE, tingnan nyo, 6 hours. Yan ang pinakamaraming oras. Kasi kita nyo, 9 hours, updates yan eh. Iba't ibang subjects yan. Pero yung legal ethics itself, 6 hours. Okay? 4 hours, trial and pre-trial techniques. Kasi ang lawyer, lagi naman tayo on trial. Kaya pag nakulong ang inyong kliyente, eh, don't worry. Habang ginawa natin trial, eh nakulong, sorry, nag-error. Joke lang. And then, 5 hours alternative dispute resolution. So, isang oras lang alamang ng legal ethics sa ADR. Nag-aaralan dito ang arbitration, mediation, conciliation, negotiation, and so on. Alternative dispute resolution or ADR. Then, 9 hours, updates on substantive and procedural law. So, mga updates ito, no? Mga desisyon ng Korte Suprema, mga bagong batas. And then, 4 hours legal writing and oral advocacy. Ayan. So kaya pagka nag-MCLE na kayo, baka sakali magkita-kita pa rin tayo kasi nagle-lecture tayo sa MCLE. Why? We always write. And if the lawyer is already old, not necessarily in age, everything daw is done orally. Sabi nung isang estudyante ko, sir, pati ba yung sex orally na lang? Sabi ko, oo, bakit? Eh pinagkukwentuhan na lang. Tinakayang gawin. Sabi sa Matthew chapter 25 verse 40, the spirit is willing but the flesh is weak. And then 2 hours international law and international convention. Nako. Ano ba ang mga issues international law? Yung issue ng Myanmar, ha? Makikialam ba ang United Nations? Yung issue ng South China Sea. Nakialam ba ang United Nations? Para hindi naman. Although may ruling in our favor na ayaw nating i-invoke. Okay, and then 6 hours, other units as may be prescribed by the MCLE committee. 36 lahat yan, ha? So magko-comply ang isang abogado. Walang, mamaya, yung mga exempted naman. Tapos, mag-secure siya ng card. Sa kanya, pagka kayo, hindi naman tinatanong sa bar yan, no? Kaya lang, pag naging lawyer kayo, eh, dapat ready kayo dyan sa MCLE na yan. Then, may mga exempted. Who are exempted? The president, vice president, assuming they are lawyers, no? Kasi pag hindi naman abogado, hindi naman required. Undersecretary, secretaries, executive of the executive department, senators and members of the house, during their term. Pag natapos na yung term nila, eh, kailangan mag-MCLE sila kung magpa-practice sila. Okay? And then of course, Chief Justice and Associate Justices of the Supreme Court, incumbent and retired judges. Ito ang kino-question nila, di ba? Kasi incumbent at saka retired. So yung mga judge at justices, pag kahit mag-retired na sila, retire na sila, exempted pa rin sila sa MCLE. At yung magagawa, eh, Supreme Court nag-impose ng rule na yan. Then incumbent members of the Judicial and Bar Council, incumbent court lawyers who are covered by the Philippine Judicial Academy Program of Continuing Legal Education. Then of course, yung Chief State Prosecutor, Assistant State Prosecutor, yung mga nasa DOJ, no? And then Solicitor General and the Assistant Solicitor General,
yung OGCC, Government Corporate Council, deputy and assistants, chairman and members of the Constitutional Commission, chairman and members of the Constitutional Commission during their term. Pagtapos na yung term nila, they need to attend MCLE. Then of course, ombudsman, pati yung mga deputy, pati yung mga special prosecutors, no? Yeah, si Attorney Kilala exempted. And then heads of government agencies exercising quasi-judicial function. I have to clarify. Heads of government agencies na may quasi-judicial function, for example, NLRC. Hindi lahat ng commissioners ay exempted, only the head, si chairman lang. Okay? Yung mga commissioners, they need to attend. And then incumbent deans, by reviewers and professors of law who have teaching experience for at least 10 years in accredited law school. Nung si Attorney Carillo ang examiner, ang tanong niya, itong si attorney ay nagturo sa college, undergraduate, for 5 years. Constitution tinuro niya. Then nagturo siya sa College of Law for 5 years, same subject. Pagdating ng compliance period, nagpapa-exempt siya kasi naka 10 years na siya. Is he exempted? The answer is no. Why? Ang binibilang lang yung teaching experience in law school. Not in any other college, but only in law school. So, sinuwerte, exempted na tayo dyan. Ano? Okay, i-issuehan kayo ng ganitong exemption kapag ka kayo ay exempted, pero i-issuehan kayo ng compliance kung kayo ay compliant. That is good for 3 years. So, it was issued in 2018 hanggang 2022. Kasi 3 years yan. So, 2019 to 2022 and then 2022 up to 2025. So, yung compliance number 6 is up to 2022. Okay. Now, exempted din yung Chancellor, Vice Chancellor, and the members of the Corps of Professional Lecturers na Philippine Judicial Academy, syempre. And then, of course, governors and mayors. So, yung mga vice governor, vice mayor, at mas mababang ranggo, hindi sila exempted. Now, yung mayor at the governor, during their term only. If after their term, 9 years naman yan, di ba? Kasi 3 terms times 3. No, after 9 years, gusto nila mag-practice, they have to attend MCLE. Now, those who are not in the practice of law, whether public or private, and those who have retired. Okay? Pero pag nag-retire ka as a lawyer, kailangan pa ng approval ng IBP Board of Governors. So kaya ang mga lawyers, hindi nila nagre-retire. They just lose their appeal. Okay. Now, anong sanction? Ay, pag di ka nag-comply, meron kang 1,000 na non-compliance fee. Kaya-kaya, 1,000 lang, di ba? Eh, ang problema dyan, you will be listed as delinquent member. Pero bibigyan ka pa ng 60 days para makapag-comply. So yung pinakita ko sa inyo kanina exemption certificate, good yun up to April 2022. So assuming nag-expire ng 2022, meron kang 60 days para mag-comply or magpa-exempt. Okay? Pero pag non-compliant ka, magbabayad ka ng 1,000 pesos. And then of course, ayan, ililista ka na as a delinquent member at may warning na yan. Now, under Bar Matter number 1922, noong 2008, ni-require na lahat ng abogado ilagay sa kanilang pleadings, sa amin, sa mga pleadings namin, pati yung MCLE compliance number. How do you call that yung sa end ng pleading? Yung lawyer's box ba tawag yan? So nandun yung pangalan ng abogado, yung pirma niya, roll number, PTR number, IBP number, MCLE compliance number. Before, hindi inilalagay yan dyan eh. So ngayon, nire-require. Kaya sabi nung abogado dun sa abogada, Panyera, ikaw ba ang roll number ko? Sabi ni Panyera, bakit? Eh kasi nag-iisa ka lang at panghabang buhay ka. Sabi ni Panyera, hindi eh. MCLE compliance number kita. Ay patay tayo dyan. Every 3 years pinapalitan yan. Ha? Pero okay na ako maging compliance number. Ayoko maging PTR number. Ha? Kasi every year pinapalitan. So dati-rati yung MCLE compliance number, hindi nilalagay sa pleading yan. But starting 2008, okay. Kasi may isang justice na nag-lecture sa MCLE, iilan na nga lang ang umaten, tulog pa. Oh, siguro nakatulog sa lecture niya. Nainis yung justice.
O di sinabi sa Supreme Court, ay nag-issue ngayon ng barometer ng Supreme Court na lahat ng pleadings kailangan kasama ang MCLE compliance number ng lawyer. Yun. Now, pag hindi isinama yung compliance number, sabi doon sa bar matter number 1922, expunge from the plead, from the records of the case yung pleading na yan. Ha? At i-dismiss yung kaso. So ngayon, nagreklamo yung mga kliyente, yung mga litigants, eh teka muna, if I would engage the service of attorney so-and-so, how do I know that he is compliant or not? It's not for the client to know. Eh nag-file siya ng pleading, eh, hindi pala siya compliant, na-dismiss yung case sa kasalanan ng non-compliant lawyer. Nadama yung kliyente. Kawawa naman yung kliyente. Kaya binago ito. Bar matter number 1992, January 14, 2014, inamyendahan yung bar matter 1922 at failure to disclose, meaning yung lawyer hindi nilagay yung kanyang MCLE compliance number, hindi na madidismiss yung kaso. That pleading will still remain part of the records. It will not be expunged from the records of the case. But the lawyer who is not compliant will be given appropriate sanctions. Okay? So ano yung mga sanctions? Eto, may fine siya, multa. For the first offense, 2,000. Ay, kaya. For the second offense, 3,000. Kaya pa rin. For the third offense, 4,000. Kaya pa rin yan. Eto ang malupit. No. Listed na siya as delinquent member of the bar at mas malupit pa, ibabalik niya yung kanyang, yung binayad sa kanya ng kliyente. Eh papaano kung mahal ang siningil niyang acceptance fee? He would be required to refund it to the client because the client will now be allowed to secure the services of a new lawyer. Di ba? So kaya yan ang iniingatan ng mga abogado ngayon. That's why sila ay nagko-comply. Kaya kung wala lang itong COVID na ito, naku po, kaluwat ka na naman ang mga lecture natin sa MCLE dahil talaga namang napakarami nag-a-attend. No? Now, may na-disbar na dito na abogado. Yan sa bandang Isabela ba ito? Cagayan? No, ayan, sa Isabela, Santiago. So the lawyer filed several pleadings. Tago natin sa pangalang Attorney Anselmo Ichanes. No? Yan. So he filed several pleadings sa RTC. Ha? Apat yata yan. At gumamit siya ng MCLE compliance number, as you can see, compliance numbers 2, meaning second compliance. Kasi every ang kauna-unahang compliance 2001 hanggang 2004, yan ang compliance 1. Okay, every 3 years nagdadagdag ng number yung compliance. Ngayon, ang compliance number ng mga abogado, 6. Hindi na gumagamit ng compliance number 5. Ha? Non-compliant na yon. Okay? Now, ginamit niya itong MCL compliance number, hindi nilagay yung date. Okay, importante ang date. Ah. Tapos, nag-file uli siya ng appeal, same compliance number. Ha? Ang problema, it was found out na yung compliance number niya pala, kaya hindi siya naglagay ng date kasi fake. Eh, saan niya nakuha? Siguro yung number na tinatayaan niya sa loto. So, gumamit siya ng false MCLE compliance number. Madali naman kasing malaman kasi at any time pwede kayong tumawag sa MCLE committee and they have a computerized list of lawyers who are not compliant. Okay? So, dahil sa ginawa niyang yan, niloko niya ang Supreme Court, niloko niya ang korte, niloko niya ang kliyente niya, kaya he was ordered disbarred and his name is ordered removed from the role of attorneys. Okay, this is a permanent disbarment. Kasi pag non-permanent ang disbarment, wala na kaganyan na ordered removed from the role of attorney. So nakalagay lang, he is disbarred. So mamaya, pag-usapan natin yan. Kasi pagka hindi permanent ang disbarment, after 5 years, he can apply for reinstatement. Ha? Hindi nga lang siya pwede manghingi ng back wages. Okay. So, in another case ito, sa Quezon City naman ito, the lawyer filed a pleading na may nakalagay na MCLE compliance number. But ang problema dito, hindi naman pala siya compliant. Ayan, nilagyan niya. Oh. Kasi yung isa,
may walang date, kaya na-disbar. Ito, MCLA exemption pa ang inilagay. 2 and 3, ay dyan pa lang, magdududa na kayo kung familiar kayo. Because you cannot be exempted on the same compliance period. Isa-isa lang ang exemption na inilagay niya. Hindi ito, nanloko na rin lang, hindi pa ginalingan. exemption 2 and 3. Ah, wala na. Talo na yan. Bakit? Dapat exemption na number 2 lang at hindi 3. So pinaghiwalay dapat. So may number. Napakahaba. Hindi ganyan kahaba ang compliance number. Baka ito, serial number ito ng kung ano man eh. Pero meron naman siyang date. 8, 10, 10. O pwede sa Lazada yan, double 10. O, diba? Okay. Now, ang problema, hindi pala siya exempted. At hindi rin siya compliant. So, he was ordered, suspended, from the practice of law for 3 years. Okay? Just for na, well, niloko niya naman kasi ang Supreme Court. Bakit? Hindi ka naman pala exempted. Sinabi mo, exempted ka. Nag-attend na lang sana, hindi ba? Eh, syempre, kung practicing lawyer ka kasi, buti kung ikaw ay employed, sabi mo lang sa employer mo, mag-a-attend ka, so exempted ka muna, 4 days kang nasa labas. Eh, paano kung practicing ka, 4 na araw kang di kikita? May bayad pa yan, magagastos ka pa, di ba? Okay. Eh, talagang ganun. Requirement yan eh. Now, in another case, ito, kilala nyo siguro ang abogadong ito, no? Arnado versus Adasa. So, siya naman, naglagay siya ng, nag-file siya ng mga pleading kasi marami siya mga kasong hinahawakan. Now, he was very truthful. No? Nag-file siya ng application for exemption. In the meantime, hindi pa lumalabas yung decision sa kanyang application for exemption. He was filing pleadings. From 2009 up to 2012, a period of 3 years. So ang inilalagay niya, MCLE application for exemption under process. Okay? Totoo naman, under process eh, dahil wala pa. Eventually, the application for exemption was denied by the MCLE committee. Okay? Kasi hindi siya kasama doon sa nilista natin. Yun lang, exclusive yung listahan na yun ng mga exempted. Eh, hindi siya kasali doon. Hindi siya nagturo or whatever. Hindi naman siya, dati siyang government official, but a former government official is no longer exempted from attending MCLE. Okay, so nag-file siya ng, he wrote a letter of reconsideration. Then, while waiting for the decision of his reconsideration, tuloy ang kanyang practice. So nagpa-file siya ng pleading, ang inilalagay niya, MCLE application for exemption, this time, for reconsideration. So very truthful. There's no problem. Dahil totoo namang, nagpa-reconsider siya. The problem is, no, he was reprimanded. Bakit? Eh, hindi ka naman, hindi po pwede na nagpa-file ka ng pleading na hindi ka exempted. Hindi pwede, either you're exempted or you are compliant. Hindi po pwede yon. So, he was suspended from the practice of law for 6 months. Ang problema dito, he was ordered to comply for 4 compliance periods na hindi siya nag-comply. Okay? Eh, gaano katagal yun? Ay, ang compliance niya, 4, ano? So, 36 times 4. Kasi ang first compliance period ay April 2001 hanggang 2004. As I was saying earlier. Compliance number 2, April 15, 2004 hanggang April 14, 2007. Compliance number 3, April 15, 2007 up to April 14, 2010. At that time, di pa ako exempted. Kaya nagko-comply pa tayo noon. Although pag nagtuturo kami mga subjects na pwede kang ipa-exempt. No? Ayan. And then of course, fourth compliance period, 2010 to 2013. Fifth, 2013 to 2016. Sixth, 2016 to 2019. So 2019 to 2022, seventh compliance na yan. Pero kaya ang ginagamit na natin ngayon ay sixth compliance pwede pa. Pero yung fifth compliance, wala na, non-compliant na yon. Sa mga pleadings, titingnan ninyo. Kasi sa mga malaking law firms, ganyan eh.
Kung hindi mo madaan doon sa substance, tingnan mo sa technicality. Oh, eh, technicality ang MCLE compliance. Ha? Remember that? Okay. So he was ordered to comply. Back to school siya. Ay para siyang nag-aral uli. Di ba? Kasi for compliance, 36 times 4. 72, 144. Eh, para ka nag-law school uli niyan. Diba? Suspended siya for 6 months. But remember, hindi siya pwedeng malip. Ganito, pag nasuspend ang abogado, 6 months. Let's say tapos na yung 6 months. He cannot resume practicing unless ang Supreme Court mag-issue ng order lifting the order of suspension. How can the Supreme Court do that? The suspended lawyer will file a petition to lift the order of suspension and this time, i-attach niya yung kanyang compliance dun sa apat na MCLE compliance period. Hindi malilip yung suspension niya unless nakapag-comply siya, whichever comes later. Oh. Okay. Now, if you have questions, you can just put them in the chat box and then sagutin natin mamaya. Ha? Now, under Canon 6, ito'y applicable dun sa mga abogado who are in the government. Okay? Kasi pag nasa gobyerno ka at abogado ka, dalawa ang code of ethics mo. Number one, CPR. As a lawyer. Number two, under Republic Act 6713, that's the code of conduct and ethical standards for public officials and employees. So dalawa ang code of ethics mo. Now, as a public official or employee, generally, ito, you have the commitment to public interest, professionalism, justice, sincerity, etc. At yan din ang basehan, yung 6713 na yan, ang basehan ng pagpapile ng mga government employees ng SALN on or before April 30 every year. Ano ba yung SALN? Sekreto ang laman nito. Oy, sorry. Sidelines at lagay namin. Hindi. Sa akin lahat nakapangalan. Hindi, hindi. Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Okay? So, ang sabi dito, the primary duty of a lawyer engaged in prosecution is not to convict but to say that justice is done. Applicable ito dun sa mga prosecutors, ano? Na hindi porque prosecutor ka, palaging conviction ang success mo. Hindi. Even if the person, the accused is acquitted, for as long as you have done your part, for as long as it was the right thing to do for the court to dismiss the case as there was no basis, there was no evidence presented, or there was inadequacy of evidence, remember the equipoise or equiponderance principle, di ba? That conviction could only lie based on the strength of the evidence of the prosecution, not on the weakness of the defense. Di ba? Kasi yung equiponderance doctrine, alam niya sa political law, constitutional law particularly, ha? Magkabila, di ba? Weight of evidence for the prosecution, for the defense. If the prosecution's evidence is weak, even if the defense prosecution is also weak, there would be acquittal. Because the scale should be tilted in favor of what? Of innocence, di ba? There's a constitutional presumption of innocence. So, para magkaroon ka ng conviction, it should be based on the strength of the prosecution, not on the weakness of the defense. So, kung ikaw ang prosecutor, na acquit yung akusado, no problem. Kung alam mo talagang tama yung acquittal, di ba? Anyway, so, ito yung sinasabi dyan na hindi ka duty bound to seek conviction simply because you are the public prosecutor. Ha? But to say that justice is done. Eh kung i-akusado, wala naman talagang kasalanan, inacquit siya ng korte, eh di okay lang tayo. Masaya tayo dyan. O ngayon, eh medyo may doubt. O in case of doubt, you rule in favor of the accused. Why? Eh nasa constitution natin yan, presumption of innocence, which is also based on the so-called Blackstone's formulation. Ano ba yung Blackstone's formulation? Ang alam lang ng iba, Jackstone. Blackstone's formulation was derived from the principle of William Blackstone, an English jurist. Ang sabi niya, it's better to free 10 guilty criminals. Okay lang na palayain mo 10 criminal eh. Than imprison one innocent soul. Okay? No, kasi yung makulong yung may kasalanan, that's enough penalty. Eh yung makulong yung walang kasalanan, ay grabe ng injustice yan, di ba? So remember William Blackstone.
It's better to free 10 guilty criminals than to imprison one innocent soul, or words to that effect, according to William Blackstone, also known as the Blackstone formula or Blackstone's formulation. Okay, so the lawyer in the government shall not use his public position to promote or advance his private interest. Ay, naku, huwag na natin pag-usapan ito. Parang wala tayo sa Pilipinas pag nangyari yan. Ayan. Bayan muna bago ang sarili, hindi nga. Okay, and then ito, a lawyer shall not, after leaving government, I think we have already discussed that, pag nasa gobyerno ka, hindi ka pa rin pwedeng tumanggap ng kaso na kakalabanin mo yung gobyerno, particularly yung opisina na kung saan ka dati, di ba? Within 1 year. Ngayon, accepting or having any member of his family accept employment, that's the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pero may isang mataas na opisyal ng gobyerno nagsabi, kung riregaluhan ng pulis ng mga tao, okay lang naman. Eh, bawal nga po eh. Kasi nga, Anti-Graft and Corrupt Practices. Lawyer ba yung nagsabi nun? I do not know. Okay. So, what about the legal profession? A lawyer shall at all times uphold the integrity and dignity of the legal profession and support activities of the integrated bar. Eh? Ayan. So kaya, magkakaroon ng election ngayong February, bumoto yung mga abogado. A lawyer shall be answerable for knowingly make false statement or suppressing material fact in connection with his application for admission to the bar. That's why, kapag ka nag-file kayo ng inyong application to the bar, make sure na makatotohanan. May isang applicant to take the bar, kung si Attorney Tabang, lalaki siya. Ang nilagay niya, single. Pero married naman siya. Yung pala, may usapan sila nung kanyang misis, kasi hindi sila nagsasama or whatever, nilagay niya lang single. But the fact na siya ay married, sabi niya naman, susustentuhan niya yung bata, eh ang problema, hindi niya sinustentuhan. So, pinailan siya ng kaso. Ayan, so he was disbarred. Okay? Kasi misrepresentation. Eh, married ka, nilagay mo single. And then, a lawyer shall not support the application for admission to the bar of any person known by him to be unqualified. Diba? Kaya nga, ako, takot ako na pipirma noong testimonial of good moral character nang hindi ko kilala. Kasi yan eh. Papasok dyan yung rule 7.02. Hindi mo kilala and you attested na siya ay may good moral character, pinirmahan mo yung testimonial, you can be held liable. Okay? And then a lawyer shall not engage in conduct that adversely reflect on his fitness to practice law, whether in public or private life. Hindi siya pwede mag-behave in a scandalous manner. Ha? To the discredit of the legal profession. So in the case of Cuanco versus Palma, as what we have already mentioned, the lawyer can be disciplined whether in his public or private life niya ginawa ang misconduct. So ito kasi, married yung abogado, niligawan yung anak na dalaga nung kanyang boss. Kilala niyo yung boss? Yun yung nag-file ng kaso, yung Cuanco. Oo, Danding ang pangalan niyan. Kinasuhan si Attorney Palma. Kasi pinakasalan yung kanyang anak despite the fact na married na pala siya with 4 kids. So, although sabi niya, alam naman ng babae na married siya. Eh kaya lang, nagpakasal eh. O, diba? Bigamous marriage. Okay, so he was disbarred. Ayan. Sabi niya, I did not take advantage of my legal profession. Oh, ay, hindi. Public or private life, pwedeng disiplinahin. Kaya once you become a lawyer, it is like committing the crime of subversion. Diba? Umil versus Ramos. That it is a continuing offense. You can never say that I am just an ordinary citizen because I am just jogging. You are jogging, you are a lawyer. So whatever you do, whether you sleep, drink, or eat, you are a lawyer. Okay? Kasi hindi nga daw pwedeng i-separate yung ating personality. So kaya pag pumipirma ka, laging may attorney. Eh kasi hindi mo na mayaalis sa'yo yan eh. It sticks to you. Wherever you go, whatever you do, and that's it. Abogado ka. Kaya mag-isip kayo mabuti kung gusto niyo talaga maging abogado. Ha? Clearly therefore, eto naman, respondent repeatedly engaged in sexual congress. Sa Congress talaga. With a woman at his wife.
So he was disbarred. Now, Canon 8, abay, familiar sa inyo ito. A lawyer shall conduct himself with courtesy, fairness, and candor towards his professional colleagues and shall avoid harassing tactics against opposing counsel. Okay? So a lawyer shall not, in his professional dealings, use language which is offensive, abusive, or otherwise improper. O yung bang language ni attorney ay proper? Okay. Now, i-relate natin sa 11.03. Ano? A lawyer shall abstain from scandalous, offensive, or menacing language. Ayan. Dito, sabi ng Korte Suprema, okay na tayo dyan. Ano? Ang sabi dyan, it must be remembered that the language vehicle does not run short of expressions which are empathic but respectful. Pwede ka mag-emphasize pero may paggalang, di ba? Parang sa mga magulang, pwede ka naman sumagot sa nanay at tatay pero may galang. Yung unang panahon kasi pag sumagot ka sa magulang mo, yari ka, di ba? Sampal ka. Ganun kami nung lumalaki. Eh, nagtatanong sila, paano hindi ka sasagot? May paggalang, no? Convincing but not derogatory. Eh kasi in order to convince the court, kailangan mong magbigay ng mga derogatory language, hindi pwede. Illuminating but not offensive. Yan ang sabi ng korte. Pwede naman eh. You can express your anger in a saintly manner. Paano yun? Ephesians chapter 4 verse 26, be ye angry but do not sin, and let not the sun come down upon your wrath. Diba? Yan ang sabi. Magalit ka pero huwag kang magkasala. Pwede ba yun? Oh, siguro. Okay. A lawyer's language should be forceful but dignified. Okay, hindi naman tayo mga kanto boy. So with the apology to the kanto boy, ha? Empathic but respectful as befitting an advocate and in keeping with the dignity of the legal profession. Submitting pleadings containing countless insults and diatribes. Parang emojum na yata ang sikat, hindi na diatribe. Ah, iba pala yun. Against the NLRC and attacking both its moral and intellectual integrity. Eh? Kasi hardly measures to the sobriety of speech demanded by lawyer. Kasi nagfile ng appeal, na dismiss yung appeal niya sa NLRC. So nagfile siya ng motion for reconsideration, marami siyang mga sinabi na kung ang, ito sa Tagalog na lang, ano, kung itong mga commissioner na ito nagbasa at ginamit ang kanilang isip, hindi ganun ang kalalabasan ng desisyon. So minapalabas na walang isip itong mga commissioner na ito. Nagalit ang mga commissioner at kinasuhan siya for disbarment and he was suspended. Okay. Now, in the case of Gadon versus Mendoza versus Gadon, ito, nasuspend si Attorney Gadon, hindi dahil doon sa kanyang pagsasabi ng bobo, kundi previous case pa ito. Ha? Kaya ang sinuspindi si Attorney Gadon, sabi kasi ng Korte Suprema, every lawyer is required to act with courtesy at all times, even towards the adverse party. Hindi porke kalaban mo yan, disrespectful ka na. This duty is clearly imposed by the rules of court, which mandates every lawyer to abstain from all offensive personality and to advance no facts prejudicial to the honor or reputation of a party or witness, unless required by the justice of the cause which he is charged. Okay? At binanggit yung rule 0.08. Okay? Kasi dito, nagpadala siya ng demand letter, ay grabe yung wordings daw. Offensive talaga. Kaya siya sinuspindi. Okay. So in the case of Attorney Galicinao versus Attorney Castro, the highest reward that can be bestowed on lawyers is the esteem of their brethren. Diba? Na kapag ka ikaw ay nakikipagkaibigan, pinupuri ka ng mga kapwa-abogado, ako, pagka may mga lawyers na nagtatanong sa akin, nangihingi ng aking advice, natutuwa ako. Hindi dahil sa ano, kundi at least nare-recognize nila na may alam ka na gusto nilang i-confirm yung alam nila. Or may hindi sila alam na alam mo. So kaya natutuwa ako pagka ganun at binibigyan natin ng libreng advice. May isa pang ang abogado na pagka nagtanong sa akin, pinapadalan talaga ako ng consultation fee. Ay, kuwag na. Kaya lang, pinapadala doon sa bangko, kumakatanggi ba ako? Okay.
Ayan. And then of course, people are accountable for the consequences of the things they say and do, even if they repent afterwards. Diba? Nasabi mo na eh. Ayan, alin sabi, the fact remains, the things done cannot be undone. Nagawa mo na, so hindi mo na pwedeng bawian. Words uttered cannot be taken back. So, wala tayong magagawa dyan. He should bear the consequences of his actions. Kailangan ba mag-sorry? Oo, pero nagawa na eh, di ba? Now, in the case of Belo versus Guevara, ito naman, si attorney naman natalo sa kaso. Kasi may kliyente si attorney na nagpagawa nung kanyang bat. Ayan. ano ba yun? Buttocks. Augmentation. So pinapalaki yung likod. Ang problema, hindi yata nagustuhan. Parang hindi ganun kalaki. So, nag-file ang kaso for damages. Na-dismiss yung kaso. Ang ginawa nitong abogado, nung ma-dismiss yung kaso nila, doon sa kanyang Facebook account, so mag-ingat sa paggamit ng Facebook, ha? Ito yung kanyang ipinost. At kinote ng Korte Suprema, ha? I am out to get poetic justice. As in poetic. Diba? And so on and so forth. Hanggang dyan. Yan yung pinost niya. Basahin nyo nila. Okay. Ngayon, nabasa siyempre ito nung doktora, no? Na natin banggitin si Vicky Bello. Pinailan ngayon ng disbarment yung abogado. And the lawyer was suspended from the practice of law for 1 year because of what he posted in his Facebook. Kaya mag-ingat, ha? Kasi hindi por may mga estudyante ako na nagpo-post ng kung ano-ano pinagsasabihan ko na lalo kapag kayong tuwan-tuwa dahil nanalo, no? So yung desisyon kinakapture at ipinopost sa Facebook nila na hindi man lang redacted. Sabi ko, naku, tanggalin nyo yan. Tanggalin yung pangalan kasi unless nanghingi kayo ng paalam doon sa mga parties, baka makasuhan kayo dyan. Bakit? Violation of data privacy law. Diba? Kasi ma-identify yan. Plus, baka mahabol tayo doon sa Code of Professional Responsibility kasi hindi mo dapat dinidiscuss sa publiko yung mga ganyang kaso. Kasi confidential yan, di ba? Yun. So sabi naman ng abogado dito, pinost ko nga sa Facebook pero naka-private naman yung account ko. Ang nakakita lang niyan ay yung aking 2,000 friends. Ah, mas marami ang friends ko sa kanya. 3.7 na ang friends ko. Di ba? Eh sabi ng Korte Suprema, do not expect absolute privacy even if you have a private account on Facebook. That was the case of Vivares versus St. Teresa's College of Cebu. Na kung saan, sabi nung nanay, hinak nyo yung account eh. Kasi kaya nyo nakita yung picture ng bata na nakatupis, hinak nyo yung account kasi naka-private yan. Sabi ng korte, when you post something on Facebook, you cannot expect absolute privacy. Why? Somebody can have access to your account through another person's account. Diba? Okay. So ngayon, so kaya, yung lawyer was suspended from the practice of law for 1 year. And he was warned, sternly warned, that the repetition of the same or similar acts will be dealt with more severely. And that would mean disbarment kung uulit pa siya, no? Now, in that anonymous complaint against the lawyer, ito naman, ina-assail yung kanyang alleged sexual harassment. Yung mga wordings, no? Kaya nga ako, sa klase, o sa review, talaga napakaingat natin sa mga ganyang pananalita. Delikado yan. Okay. Now, a lawyer shall not directly or indirectly encroach upon the professional employment of another lawyer. Hindi dapat nangaagaw ng kliyente. However, it is the right of any lawyer without fear or favor to give proper advice and assistance to those who are seeking relief against unfaithful or neglectful counsel. Marami nang lumalapit sa akin na ganito yung abogado nila, pinabayaan sila, etc. Kasi ganito, no? The moment may lumapit na kliyente, ang una ko munang tanong, lalo pagka alam ko na marami ng dokumento, may lawyer po ba kayo? Pag sinabing wala po, sige, entertain ko kayo. Pero pag sinabing meron po, ang una kong advice, go back to your lawyer. Why? I do not want to encroach
in the business of your lawyer. Kasi kayong dalawa yan eh. Ayoko nakikialam. Ayokong nakikisawsaw. Sorry for the term. Ha? Okay. Why? It would be improper na magbibigay ako ng advice eh may abogado ka naman pala. Hindi tayo katulad ng mga doktor na kailangan ng second opinion. No. Pagka may lawyer ka, you give your trust and confidence to that lawyer. Unless you terminate, please do not do it to the lawyer, you terminate the attorney-client relationship, I cannot give you an advice. My only advice to you is to go back to your lawyer, settle it, discuss it with your lawyer. Ngayon sabihin, makulit. Eh kasi po, attorney ganito, ganyan. Sabi ko, kung talagang pinabayaan kayo ng lawyer ninyo, isa pa, balikan nyo uli. Ngayon, pag hindi pa rin kayo pinansin, that's the time you go to the IBP. Okay, para makul yung attention ng abogado. Okay? Kasi negligence yun. Huh? Pero hindi ko ina-advise na immediately punta ng IBP. Wag. Balikan nyo yung abogado nyo, kausapin nyo. Eh ayaw sumagot sa telepono. Eh alam nyo naman siguro ang address. Puntahan nyo. Baka nagpalit na ng telepono. Eh maraming pagkakataon, kaya pala hindi na pinapansin ng abogado, hindi na nagbabayad. Eh hindi naman yung sapat na dahilan para iwanan nyo sa ere ang kliyente nyo. Mag-withdraw kayo. May paraan ng withdrawal. Although masakit na lang. Bakit? Eh mawawalan ka na ng hanap buhay dyan pag nag-withdraw ka eh. Di ba? Masakit sa bulsa yan. Okay. Ayan na. Withdrawal as counsel. Section 26, Rule 138 of the Rules of Court, may procedure for withdrawal. Ano yon? Eh kung ayaw mo na, mag-file ka ng notice of withdrawal, papirmahin mo yung kliyente. Ayaw pumirma ng kliyente. Eh, hindi ka naman pwedeng bound dyan forever, di ba? Hindi ka na nga binabayaran, ayaw ka pa niyang i-discharge. Ay di magpunta ka sa korte, you file your pleading, explain the fact na hindi pumirma ang kliyente kasi ayaw niyang mag-withdraw ka, pero hindi naman pwedeng hindi ka mag-withdraw kasi hindi ka niya na binabayaran despite your contract. Dapat i-attach mo yung contract. And ask the court to discharge you from your duties as the counsel for that client. And wait, do not neglect that client unless the court has already relieve you of your duties from that client. Okay? Until such time, nakakuha ka ng court order, huwag mo pa rin iiwanan yung kliyente. That's the proper way to do it para hindi kayo madisiplina. Although yung iba sa inyo na nagtatrabaho sa korte, nagtatrabaho sa mga law offices, hindi ganyan ang karaniwan yung nakikita. Di ba? Yan, nangingiti yung iba sa inyo. No? Hindi ganyan ang ginagawa ng mga abogado. But that is what you should do para hindi kayo madisiplina. Ha? Yung taong mahilig sa lusot, malapit sa gusot. Tandaan nyo yan. Mas madaling mag-ingat kaysa magsisi. Prevention is always much better than cure. Okay? Maliwanag tayo dyan. Ha? May paraan ng pag-withdraw. Now, a lawyer shall not directly or indirectly assist in the unauthorized practice of law. Ay, ang mamang yan na nakikita ninyo, ha? Sa TV Patrol, ibinalita, siya yung mama na gumamit ng pangalan ko at nag-a-appear sa NLRC, ipinipirma yung pangalan ko. Okay na sana eh. Kaya lang, numabasa ko yung pleading, mali-mali ang grammar. Eh, nag-visit ako, ipinatrap ko sa NBI. So, nakulong yan. Yan, nung matapos naman yung kaso niya na ipinail ko, ayan, nag-appear na naman at nang tumatanggap ng nagpanggap na abogado at nangungulekta ng kung ilang libo dun sa mga informal settlers sa Manila. O ayan, nahuli na naman. Diba? Dapat may kalagyan. Okay. So when a lawyer owes absolute fidelity to the cause of his client, full devotion to genuine interest, warm zeal, kaya lang gagawin niya yan within the bounds of law. Diba? Pag may illegal lang ipinagagawa ang kliyente, wag na. That's the reason why we should not run after the client. It should be the client who should engage us para meron tayong moral authority, di ba? Oh, give candid advice and honest opinion. Kung ako sa inyo, settle nyo na lang kasi wala, talo yan. Diba? Kaysa naman sabi, ilaban natin. Na, ilaban natin. Pero alam mo, at the back of your mind, alam, kumbinsido ka na matatalo ito eh. Eh sayang din yung appearance. Wag ganun. Ha? Wag ganun. Okay. A lawyer shall not delegate to any unqualified person the performance of any task. Naku, maraming guilty dito. Bakit? Yung preparation of pleadings is practice of law. Bakit maraming law offices na ipinagkakatiwala ang paggawa ng pleading sa mga hindi lawyer, sa mga paralegal? Eh kaya nga paralegal, hindi lawyer.
eh pleading lang naman yan, ako pa rin mag-i-edit niyan. Well, that has been the practice. But kapag ka na-confront kayo ng ganyang tanong sa legal ethics, sa bar exam, you should not delegate to the paralegal the preparation of your pleadings. Why? Preparing pleadings, may na-disbar na dyan. Preparing pleadings is a task of the lawyer because it is a practice of law. Diba? Because you're applying legal principles. O siguro, paano mag-research? O gawa ka ng research. Ipa-research mo yung mga kaso. Pero in the preparation of pleadings, do not entrust that to a non-lawyer. Okay? Hirap, di ba? Hirap maging abogado, no? Sabi nga nung isang kilala ko abogado, mahirap lang naman yan pag sineryoso mo eh. Pag di mo sineryoso, di ba mahirap eh. Seryoso ako eh. Okay. So in the case of Tapay versus Attorney Bangkolo and Harder, ipinagkatiwala sa kanilang office secretary yung pagta-type nung pleading. Eh may mali. Ha? At may kung ano-anong nabaliktad. So sila ang nasuspend at hindi yung secretary. Diba? Kasi minsan ang scapegoat yung secretary o kaya yung paralegal. O hindi, ikaw mananagot dyan. Okay? Now, a lawyer shall not divide or stipulate to divide a fee for legal services with persons not licensed to practice law. Why? Ang attorney's fees para sa attorney. If you're not an attorney, you do not collect attorney's fees. But there are exceptions, no? Where there is a pre-existing agreement with a partner or associate that upon the latter's death, money shall be paid over a reasonable period of time to his estate or to the person specified in the agreement. Like for example, collaborating counsel kayo, ay yung co-counsel mo namatay, eh nanalo kayo, so siyempre may fees, di ba? O kanino mo ibibigay yung share ng partner mo? Wala nga namang sa'yo. Huwag namang ganun. So pwede mo siyang ibigay doon sa non-lawyer. Yan yung sinasabi dyan sa exception number 1 under rule 9.02. Asawa, anak, or legal heir. Okay? Now, pangalawa, when a lawyer undertakes to complete unfinished legal business of a deceased lawyer. So tutuloy niya. Okay? Yung trabaho ng namatay na partner. Or where a lawyer or law firm includes a non-lawyer and employees in a retirement plan. So, yan naman kasi hindi naman division of attorney's fees yan. Yan ay salary because you are employed by the law firm. Yung lawyer, kumuha ng secretary, edi siyempre susweldoan niya yun. Pag nagretiro yan, babayaran niya. O yan, exam sa exception yan. Okay. Now, let us proceed to the lawyer and the courts. A lawyer owes candor, fairness, and good faith to the court. Remember, lawyers are officers of the court. We are subject to the disciplinary authority of the court, as what you will realize later on. So, what do we mean by candor? The quality of being open, sincere, and honest. Kanina pa natin binabalik-balikan yung candor na yan, di ba? Now, freedom from prejudice or malice. Yan ang sabi ni Merriam-Webster.com. Okay. A lawyer shall not do any falsehood nor consent to the doing of any in court. Nor shall he mislead or allow the court to be misled by any artifice. Okay. In the case of Samson versus Judge Caballero, the court was saying that if the practice of law is to remain an honorable profession, diba? Sabi natin, noble and honorable profession, and attain its basic ideals, those counted within its ranks should not only master its tenets and principles, but also should accord continuing fidelity to them. Diba? Because the law is a jealous mistress. So you should always be faithful to the law. Because it is a jealous mistress. Hindi yan ang dahilan kung bakit may mga mistress yung abogadong iba. The requirement of good moral character is of much greater import. Mas mahalaga ang good moral character daw. As far as the general public is concerned than the possession of legal learning. Parang yung mga teacher sa elementary. No? Magmula grade 1 hanggang grade 6, consistent yung mga comment ng teacher ko para nagkopyahan lang sa card eh. Marunong sana eh. Kaya lang, napakaharot, napakalikot, napakaingay.
Okay. May mga naglilista, lagi nakalista yung pangalan sa mga noisy. Okay. So a lawyer shall not knowingly misquote or misrepresent the contents of a paper, the language or the argument of opposing counsel, or the text of a decision or authority, or knowingly cite as a law a provision already rendered inoperative by repeal or amendments, or assert as a fact that which has not been proved. Do not quote from a dissenting opinion. Eh, bakit nyo lagi sinasabi, the power to tax does not involve the power to destroy? That was a dissenting opinion of Justice Oliver Wendell Holmes, di ba? Eh, bakit ikinokote? Eh, mas masarap pakinggan eh, kesa dun sa majority decision, that case of Panhandle Oil versus Mississippi. Okay, now, a lawyer shall observe the rules of procedure and shall not misuse them to defeat the ends of justice. So under paragraph C, section 20, rule 138, it is the duty of an attorney to counsel or maintain such action or proceedings only as it appear to him to be just, and such defenses only as he believes to be honestly debatable under the law. Kung sa tingin mo naman medyo may problema, huwag mo nang ituloy. Ang rule of thumb ko dyan, in case of doubt, don't. Nagduda ka na, huwag na. Delikado ka dyan, di ba? Kahit ba sa pag-ibig, in case of doubt, don't. Yes! At sabi mo, punong-puno ka na, nagpapasensya ka lang, ay umalis ka na. Kasi yung jeep nga, pag napupuno, umaalis, di ba? Ikaw pa. Okay. Now, letter D, it is the duty of an attorney to employ for the purpose of maintaining the causes confided to him such means only as are consistent with truth and honor. So sa tingin mo naman, hindi naman honorable yung pinapagawa, huwag mo nang gawin. Ha? And do not seek to mislead the judge or any official by an artifice or false statement of fact or the law. Diba, alam mong mali, huwag mo nang ituloy. Ha? Kasi mapapahamak ka lang dyan. Kung sa tingin mo hindi mo kayang idepensa sa korte, huwag mo nang gawin. Okay. Galing mag-ingat kaysa magsisi. Now, a lawyer shall punctually appear at court hearings. Yung mga estudyante ko, alam yan. Na ako, pag sinabing 6 o'clock ng klase, nandyan ako 6 o'clock. Unless, meron din lang talagang matibay na dahilan para wala ako dyan at the time. Diba? So pag ang review ay 2 p.m., 1 o'clock, 1:30 pa lang kayo, nakalago na ako. Bakit? Ayoko na lilate. Kaya I'm expecting the same from my students. Okay? Why? Ang dami kasing kasong nadi-dismiss. Ang daming kasong nadi-delay kasi yung lawyer either late or absent. And nandun pala yan sa lawyer lang. Ha? Eh, minsan may mga judge kayo ma-encounter dyan sa Manila. Maraming judges dyan. Hindi ko nila lahat. Ha? Ang hearing namin dati ay 8:30. Ha? Sabihin ko bang family court? Dumarating siya 10:30. Mainit pa ulo. May isa naman, regular court, ang hearing na isa-set niya, 10. Narating siya, 11:30. Di ba? Nasa na ang oras? Di ba? Ako, galit na galit ako sa ganyan. Pag kasinabi mong ganitong oras, dapat ganyan. Why? If you do not come on time, it is one of the ways of saying that your time is more important than the other person. Di ba? So you stick to the time. Okay? Now, Garcia versus Court of Appeals. Failure of counsel to appear in court for trial despite due notice was held to be constituting indirect contempt. So a lawyer who does not appear during trial despite notice is liable for indirect contempt under Rule 71 of the Rules of Court. Why? Is committed in the presence or so near a court or judge to interrupt the administration of justice. Pero ito naman si judge, masyado namang malupit. 10 minutes lang na na-late. Ha? Sinight niya na in contempt. Eh wala namang nakaschedule na susunod daw na kaso. Hindi mo lang antayin ng 10 minutes lang naman. Okay? Eh yung na-late na ng 1 hour, eh wag na. Siguro 10, 15 minutes, pardonable yan. And huwag niyong gagamitin dahilan ang traffic. Because that's a fact of life. Kahit na nga hindi lahat ng sasakyan lumalabas, traffic pa rin.
So kaya dati-rati dyan sa Manila, pag ang hearing ko ay 8:30, umaalis ako sa Quezon City dito sa amin. Quezon City lang, maalis ako dito ng 6. Kasi the moment umalis ka dito ng 6:30, darating ka sa Manila ay mga 9 o'clock na or 10, lugi ka, huli ka na. Diba? Okay. A lawyer shall not attribute to a judge motives not supported by the record or have no materiality to the case. That's rule 11.04. Now, there are lawyers that when their case is dismissed, they put the blame on the judge. They blame the judge for the dismissal. Huwag ganun. Okay? Now, in the case of Judge Bakuli versus Attorney Batong, a lawyer who insults a judge inside the courtroom completely disregards the lawyer's role, the latter's role, stature, and position in our justice system. Remember what I told you earlier. Even if you do not want to respect the judge because you know him not to be an honorable person, you still have to call him your honor for as long as he occupies that bench. He is the judge. You respect the position even if you do not respect the person. Okay? That's how it is in the practice of law. So in this case, itong si Attorney Batong, hinamon niya ng suntukan si judge. But when, alam niyo itong kasong ito, I was discussing that way back 2016 sa Tugigaraw, again, nag-MCLE. So I was invited to give a lecture on legal ethics. At that time, medyo bago pa, 2016 lang eh. So 2011 yan. So I cited this case. Fortunately or unfortunately, the respondent lawyer was there. Hindi ko naman alam. So, nagtaas ng kamay. And sabi niya, sir, pwede mag-explain. Sabi ko, sige ho, explain. Sabi niya, actually, ako yung hinamon eh. Pinatulang ko lang. Ang problema, the lawyer was the one suspended. Why? Eh, sabi ko, dapat di mo na pinatulan. Kung hinamon ka niya at napahiya ka, there is a proper way of doing that. Diba? You file an administrative case against the judge before the office of the court administrator. Pero wag mong patulan sa loob ng courtroom dahil wala ka sa posisyon dyan. Diba? Rightly or wrongly, respect the judge. Diba? Kaya ako ayoko maging judge. Why? Judge not so that you will not be judged. Yan according to the Bible. Okay. So it is the duty of a lawyer as an officer of the court to uphold the dignity and authority of the court. Respect for the courts guarantees the stability of the judicial institution. Without such guarantee, the institution would be resting on a very shaky foundation. Why? Look at the lawyers. If people are looking at us, we are officers of the court. What if we do not respect the court and the layman could see that lawyers are disrespecting the court? Who would respect the court? What? That's why it is our bounden duty to show respect for the courts even if the one occupying the bench is not so honorable. Okay. A lawyer shall submit grievances against a judge to the proper authorities only. Huwag sa social media, sa Twitter, sa Facebook, sa Instagram, sa dyaryo, sa TV. No. There's a proper procedure. File an administrative case against that judge or justice as the case may be before the office of the court administrator dahil yan ang proper authority that handles administrative cases against court employees, judges, and justices. Of course, except the Supreme Court. Dahil pag Supreme Court, yan ay for impeachment. Okay? Incompetence is a matter that even if true, madali naman makita kung incompetent to hindi, di ba? But it should be handled with sensitivity in a manner provided under the rules of court. An objecting or complaining lawyer cannot act in a manner that puts the court in a bad light and bring the justice system into disrepute. Okay? So wag mong ipakita yung disapproval sa publiko, kundi you file an administrative case. Okay. Now in the case of Montesilio versus Gica, it is the duty of the lawyer to maintain towards the court a respectful attitude. Okay? You might be disappointed by the court's decision. But still, the decision of the court that you have to respect because you are an officer of the court, it is your duty to uphold the dignity and authority of the court. We owe fidelity to the court. Huh? Why? Because of the oath that you will take. Kasi you will take the oath. Ako, I have already taken the oath. You will take the oath. Huh? Commit that to yourself
that come 2022, you would be lawyers. Do you believe that? You have to. Okay? So ito yung sabi ni William Mitchell. Of course, I am disappointed with the court's decision, but I respect the court and the judicial system, and the district, of course, abide by the ruling. Okay. So because lawyers who disobey the rules can engage in a scandalous or offensive attitude would be disciplined. Paano yun? So lawyers may be disciplined, and disciplinary proceeding against lawyers are sui generis, neither civil nor purely criminal. It is not and does not involve a trial of an action or a suit, but rather an investigation by the court in the conduct of its officer. Not being intended to inflict punishment, it is in no sense a criminal prosecution. Okay? So wala ditong prosecutor, walang akusado, kundi sui generis, a class of its own, neither civil nor criminal. Now, in that case of Attorney Koontian, ang sabi ng Korte Suprema, ito ay professor ito sa isang law school, di ko nababanggitin sa Cagayan de Oro. Disciplinary proceedings against lawyers are sui generis. Paulit-ulit lang naman yan, di ba? Neither purely civil nor purely criminal. They do not involve a trial of an action or a suit, but rather an investigation by the court into the conduct of one of its officers. Because, consistent ang korte dyan, lawyers are officers of the court. Okay, not being intended to inflict punishment, it is in no sense a criminal prosecution. Okay, so how do we institute a disciplinary proceeding against a lawyer? Rule 139B. It may be instituted by the IBP Board of Governor, motu proprio. Okay? Motu proprio daw. Eh? So yung Board of Governor, sino ba ang Board of Governor? Ito yung mga presidente ng iba't ibang chapters. Tapos yung mga, let's say ganito, no? Sa Luzon, may chapter dyan ng Ilocos, Norte, Ilocos Sur, kung ano-ano mga chapter. Tapos sa isang region, iba kasi ang regionalization ng IBP, no? Next time, I'll show you the chart. Bawat region, bawa yung Northern Luzon, Central Luzon, Metro Manila, Southern Luzon, Bicolandia, yung Western Visayas, Eastern Visayas, tapos Central Visayas yata meron, and then yung Sambasulta, ano yung Sambasulta? Sambuanga, Sulu, Tawi-Tawi, and so on. No? Magsasama-sama yan, sila yung Board of Governors. Sila ngayon ang mag-i-elect ng mga officers, president, etc. So yung Board of Governor na ito, pwede sila mag-initiate ng disciplinary proceedings against a lawyer. That was before the amendment, yung 139B. Or, pag may nirefer na kaso ang Supreme Court. Or, yung chapter. Kasi minsan, irereklamo isang abogado, siyempre kung saan siyang chapter. O kaya, sa IBP na mismo. Okay. Now, Rule 139-B was amended in 2015. Okay? By Bar Matter number 1045. So, yung proceeding for disbarment or suspension or discipline of attorneys may be taken by the Supreme Court motu proprio. So, Supreme Court na lang, motu proprio. Kaya yung iba, pag inireklamo ang abogado, diretso sa Supreme Court. Para Supreme Court na ang mag-take ng action or kahit na walang complainant eh. Supreme Court na, motu proprio eh. Or, upon filing of a verified complaint of any person before the Supreme Court or the Integrated Bar of the Philippines. Mapansin nyo, yung Board of Governors now cannot initiate an administrative case against a lawyer. Kasi ang reklamo, although di naman siguro totoo, ang reklamo ng mga abogado dati, pag may kalaban silang lawyer, alam, magkakalaban minsan dahil sa kaso, eh naging miyembro ng Board of Governor, pinaproject siya. So siya ngayon ang kakasuhan. Oh, and bawal na ngayon niya. Wala na motu proprio. Supreme Court na lang ang pwedeng mag-initiate ng disciplinary sanction against a lawyer. Disciplinary case. Now,
may nag-file ng verified complaint before the Supreme Court or IBP. Okay? At kailangan naman yung complaint na yan ay supported by facts and documents or evidence. Okay. So ngayon, the IBP shall forward to the Supreme Court for appropriate actions all complaints for disbarment, suspension, and discipline filed against justices of the Court of Appeals, Sandigan Bayan, Court of Tax Appeals. Why? May mga litigants kasi na pag hindi nila nagustuhan yung desisyon, ipinapadisbar yung justice or judge. So ang gagawin ng IBP, hindi nila aksyonan yon. Why? Hindi po pwedeng i-disbar yung tao without being dismissed in an administrative case if being a lawyer is a condition sine qua non for his position. Let's say, yung mga justices ng Court of Appeals, hindi sila pwede maging justice kundi sila abogado. So dinisbar mo, hindi mo tinatanggal as justice of the Court of Appeals, pwede ba yun? Hindi. Dapat mauna yung dismissal niya from the court bago mo siya ipadisbar. It cannot be reversed, no? So kaya kung may nag-file ng disbarment laban sa mga justices ng Court of Appeals, Sandigan Bayan, Court of Tax Appeals, judges of the lower courts, government lawyers, they have to be referred by the IBP to the Supreme Court for appropriate disposition. So ang Supreme Court ang magdedetermine kung magpo-proceed yung disbarment or administrative case muna for dismissal from service. Eh? So yun yung rule natin ngayon under Bar Matter 1645, not 1045, but 1645. Okay? That was 2015. Okay? Yeah, pasensya na, nagkakamali yung keyboard. Now, under Section 27, Rule 138 of the Rules of Court, a member of the bar may be disbarred or suspended from his office as an attorney by the Supreme Court. So the Supreme Court has the power to suspend, reprimand, and yung worst penalty, disbar a lawyer. That's within the power of the Supreme Court. Now, for the Court of Appeals or the Regional Trial Court, they cannot disbar a lawyer. So kailangan i-forward sa Supreme Court yan. In fact, if it is disbarment, it should be the Supreme Court en banc. Okay? But the Court of Appeals or the Regional Trial Court may suspend the lawyer from practice. Suspension, eh? The disbarment. But the inferior courts, meaning ito yung METC, they do not have the power to suspend the lawyer. Much more disbar. But they can cite the lawyer in contempt or file a disbarment case. Pero hindi sila pwedeng mag-suspend ng abogado. But the Court of Appeals, the Regional Trial Court, can do that. Kaya pag naging abogado kayo at may order ang Court of Appeals at Regional Trial Court, make sure that you obey the orders or you file the necessary pleadings. Otherwise, you may be suspended. Now, what are the grounds for discipline? Number one, under Rule 138, may mga naliligaw. Ayan. Deceit. Ha? Panluloko. Panluloko sa asawa, kasama mo ba dyan? Hindi naman siguro. Okay. Malpractice or other gross misconduct in office. Grossly immoral conduct. As I said earlier, pag immoral conduct, suspension. Pag grossly immoral conduct, ayan, disbarment yan. Conviction of a crime involving moral turpitude. Okay, i-define natin yan. And then, by reason of, conviction of a crime involving moral turpitude, violation of the oath, and then willful disobedience to a lawful order of a superior court. Now, what do we mean by moral turpitude? In that 1961 case of Jesus Paras versus Bailoses, moral turpitude includes any act deemed contrary to justice, honesty, or good morals. Okay? Among the examples given by Chief Justice Moran, no? Are the crimes of seduction and the crime of concubinage. So yan ay merong moral turpitude. Of course, you know the concept of seduction. Huh? Now, it is well settled that embezzlement, forgery,
robbery and swindling are crimes which denote moral turpitude. And as a general rule, all crimes of which fraud is an element are looked on as involving moral turpitude. So paulit-ulit nating sinasabi yung crime involving moral turpitude. Iyan po ang definition natin ng moral turpitude. Any crime in which fraud is an element, that is a crime involving moral turpitude, and the lawyer may be disciplined for committing such a crime. Now, in the case of People versus Barroso, binanggit yan. Now, the crime for which the public prosecutor was charged and convicted was direct bribery. The question is, can he be disbarred as a lawyer? Kasi private, public prosecutor, fiscal. He was charged with direct bribery and he was convicted. So he was dismissed from service. At dahil crime yan, so may penalty of imprisonment. Can he be disbarred? The answer is yes, because direct bribery is a crime that was done contrary to justice, honesty, modesty, or good morals. So it is an act of baseness, vileness, or depravity in the private duties of a man owes his fellow man. Okay? That's why ito raw ay crime which involves moral turpitude. So pwede siyang i-disbar or suspendihin. Now, in the case of Attorney Almacen, ito kakaiba itong abogadong ito kasi natalo siya sa Supreme Court. Nag-file ang motion for reconsideration. Di niya gustuhan yung desisyon. Nag-sumulit siya sa Supreme Court, isinusurrender niya yung kanyang authority to practice. Sinurrender yung kanyang lisensya. Ayaw niya na. Kasi raw, wala siyang maaasahang katarungan sa Korte Suprema. So, sabi ng Korte Suprema, dahil sinurrender mo na, o sige, disbar ka na namin. hindi na kami mahirapan. Ikaw na nag-surrender. Diba? Yung gagawin niya, isusurrender ang lisensya niyo. Accordingly, there is neither prosecutor or plaintiff in administrative cases against lawyer. So ano ang issue natin dito? Public interest is our issue here. Diba? Therefore, the real question is whether or not the attorney is still a person fit to be allowed to exercise the privilege of being a lawyer. Yan, consistent nga ang Korte Suprema that lawyering is a mere privilege. It is not a right. You do not have the right to be a lawyer. Otherwise, lahat na ikiklaim yan. Diba? So it is a privilege. And the possession of good moral character is a condition precedent and a continuing requirement for the admission and being a member of the bar. Now, prescription is not a valid defense. Iba yung prescription ng mga doktor. Kasi dito yung abogado sabi niya, ang tagal na bago nyo ipinail after 10 years. Prescription is not a valid defense against disbarment or suspension. Okay? Why? The cases against lawyers do not prescribe. The lapse of considerable time from the commission of the offending act to the institution of the administrative case will not erase the culpability of a lawyer. Otherwise, a member of the bar would only be emboldened to disregard the very oath he took as a lawyer, resigning from the fact that as long as no private complainant would immediately come forward, they stand a chance of being completely exonerated from whatever administrative liability they ought to answer for. Diba? Kasi nga, yan ang problema, no? Na pag naging lawyer ka, just like what I mentioned, the Damocles sword. Na yung sword na palaging hanging. At any time, it could fall on your neck. At matapyas ang iyong leg. Bakit? Open season, eh. Para kang nasa gallery, di ba? Shooting gallery. Na kahit sino pwedeng bumaril sa iyo. Kahit sino pwedeng mag-file ng kaso. May mga kliyenteng disappointed, whether may basihan o wala, para lang makaganti sa iyo, papailan ka ng kaso. So ingat lang sa mga ganyan. No? Okay. Now,
What about contempt of court? A lawyer may be punished summarily for direct contempt of court for misbehavior in the presence or so near a court or a judge as to interrupt or obstruct the proceedings before the court of administration of justice. Rule 71, section 1. And then, of course, the lawyer may be punished for indirect contempt for misbehavior as an officer of the court. Diba? So, kaya nga, palaging your honor. Ha? At, although hindi ito lawyer ang gumawa. May inattend na akong hearing. I was representing the accused sa isang korte sa Malolos. Aba, mayroong isang witness nagbi-video. Nasigawan tuloy siya ni Jens at nakumpiska ang telepon. Okay. Binalik naman yung telepon oh, with a fine of 500, I think. Hindi nyo ibinivideo ang court proceeding. Ha? Pag nahuli kayo dyan, delikado. In fact, bawal nga ang tumunog ang cellphone. Eh. Ba? So that could constitute misbehavior. O paano kung lawyer ang gagawa? Ay, mas delikado tayo dyan. Disobedience to or resistance to a lawful order of the court. Diba? Kaya pag may order ang court, make sure that you comply. Abuse or unlawful interference with the judicial proceeding. Hindi ka dapat nag-interrupt. The judge may interrupt the lawyer at any time. But the lawyer cannot interrupt the court. Diba? Yan nga yan ang objection, yan ang problema minsan ng iba. Kasi direct examination of witness, si judge ang nagko-cross-examine. Eh, how can you object to the cross-examination of the judge? Eh, siya nagtatanong. Normally, kapag ka nakasanayan niya na magtanong, halimbawa, dati siyang piskal, nakasanayan, hindi niya, kalimutan yata na judge na siya at hindi na siya prosecutor. Yeah, yan ang normal na kawikaan, no? But normally, hindi naman totoo. Pagka daw criminal case at yung judge dating fiscal ay convicted yan. Pero pagka dating pau lawyer, acquitted yan. Well, that would normally not be the case. Advising a client to commit and the client commit because of such advice, a contemptuous act. Diba? Ako sa'yo, abangan mo si judge. Naku, huwag ganun. Publication concerning a pending litigation. Eh, bawal yan kasi maging sub judice tayo dyan. Diba? Publication tending to degrade the court, disrespectful language in pleading. So kahit na sa pleadings natin, dapat you use language which is respectful. And unlawful retention of client's funds. Yan ang wag na wag gagawin. Yung pera ng kliyente, wag niyong hahawakan. Because this lady lawyer, Attorney Reyes, was disbarred. Dahil ayaw niyang ibalik yung pera ng kanyang kliyente. Tapos niloko niya pa na istorya kasi niya, namatay yung asawa nitong si Mrs. Freeman, isang British sa London. Eh walang visa itong si Mrs. Freeman. So gusto niya makita yung asawa niya, nagpa-assist siya kay Attorney Reyes. And Attorney Reyes manifested that she could assist Mrs. Freeman in getting a British visa. Ang problema, binigyan siya ng 50,000, hindi pa rin nakakuha ng visa. Eh talagang gustong makapunta man lang sa London itong si Mrs. Freeman. So ang ginawa ni Attorney Reyes, sabi niya, mas mabuti pa doon ko pupuntahan mismo sa Ministry of Foreign Affairs ng Inglaterra sa London. Bigyan mo ako ng pamasahe at accommodation. Eh di, siguro talagang gusto ng tao magka-visa, binigyan siya ng pera, pamasahe, accommodation. Eh yun pala, mag-a-attend lang ng international law conference itong si attorney. Niloko yung kanyang kliyente. At meron daladalang special power of attorney para i-release yung insurance nitong si Mr. Freeman at kay Attorney Reyes. So nakuha yung pera, idiniposit sa bangko nung abogada, hindi pa rin nakakuha ng visa. Tapos nung tinatanong ko nakuha yung insurance proceeds, sabi niya hindi ko pa nakukuha pero I'm working on it. Eh, nagduda na ngayon itong si Mrs. Freeman. Hindi siya nakakuha ng British visa, umpunta ka na ng London. Ha? Tapos hindi pa nakuha yung insurance. Ah, pinadisbar na siya. So sabi ng Korte Suprema, lawyers who misappropriate the funds entrusted to them are in gross violation of professional ethics
and are guilty of betrayal of public confidence in the legal profession. Diba? So wag mong pag-interesan ang pera na hindi naman sa'yo. Okay? And also, appearing without authority is a crime that can be penalized with disbarment or at the very least, contempt of court. Do not appear without authority. Kaya nga kung nag-take over ka lang ng kaso, make sure na yung previous counsel on record has filed a notice of withdrawal as counsel. Hindi ka kasi pwedeng pumasok dyan, mag-file ng pleading na hindi pa nag-withdraw yung former lawyer. So, yan ang tatandaan. Otherwise, when you file a pleading and you are not a counsel on record at may counsel on record pa na hindi nag-withdraw, you are appearing without an authority. So, you will be disciplined. Okay?